Actually, nagro-rosary ako, pero ang ginagamit ko yung Jesus prayer. Hindi lahat ng images idolatrous. Saka hindi naman problema ko i-depict si Jesus Christ. Dahil isang Diyos na may tatlong persona yung sinasamba natin. Hindi tayo, wala na tayong ibang sinasamba. Hindi natin sinasamba si Mama Mary. Hindi natin sinasamba yung mga santo. Hindi natin sinasamba yung mga imahen. Whether they know it or not, whether they like it or not, nagiging pagsamba na yung kanilang ginagawa at yung treatment dun sa images. Yeah, actually, kami mga Baptists, we view ourselves as Catholic. Kaya nga itong book na pinakita ko kanina, di ba? Meron ako suggestion dyan. Dahil pareho naman tayo ng view, mag-Catholic ko ka na lang ato, tulungan mo kami dito para magturo sa mga Catholic ko naman. At super, wala pa naman akong naririnig or nakikitang matinong Katoliko na humaharap sa isang imahin na tinatawag niya itong Diyos kita, kasi hanggap natin na hindi lahat ng mga Katoliko ay perfecto. At alam ka naman, kahit sa mga Baptist din naman, wala namang perfectong mga Baptist, na lahat ng Baptist ay sumusunod. Hindi ba parang mga sobrang panatiko, nagkakatapa ka, nagsistampede, sobrang siksikan, pista ng Black Nazarene, i-deny nila, hindi raw idolatry. Pero tingnan natin yung ginagawa nila, come on. Celebration daw ito ng pista ni San Juan. Pero bakit hindi mahinto? Yung kahit napakalaking perwisyo, ilang taon ang kakaperwisyo niya. Kahit sinong ibang taong makakita, ang magiging impression talaga is, meron pagsamba. It's very difficult. In fact, it's impossible to tell the difference between the action of veneration and the action of adoration. So, itong pista ng Nazareno, ganun din yung mga Piña Francia, eh grabe, makikita natin kung gaano kapanatiko yung mga tao. Para maintindihan natin yung Exodus chapter 20 verse 4, ay kadalasan kasi ito yung pinaka-paboritong gamitin again sa Catholic Church, ginagawang prop text, no? Para nagutos ang Diyos na magpagawa ng bronze serpent. Ibig sabihin, hindi talaga kinukondena ng Diyos ang lahat ng images. From the early church fathers, mamaya I can mention some. Talagang against sa use of images. Yung iba nga sa kanila, yung rebulto ni Abraham Lincoln no sa US, o yung rebulto ni Rizal sa Luneta, idol pa kaagad yun? Hindi naman idol kaagad yun. May idol lang yun. Kasi hindi naman talaga lahat ng images ay ipinagbabawal. Yung ipinagbabawal lang ng Diyos ay yung images na ginagawang Diyos-Diyosan. For me, personal to, I'm sure maraming evangelicals, lalo na obviously mga reformed, mag-disagree sa akin dito, mga Presbyterian, they will disagree with me on this. Para sa akin, hindi yung technically second commandment violation. In fact, kasi kadalasan nang meron isang apologetics ngayon na sadly, no, more of polemic siya eh. Actually, nagro-rosary ako, pero ang ginagamit ko yung Jesus prayer. Hindi lahat ng images idolatrous. Saka hindi naman problema ko i-depict si Jesus Christ. Dahil isang Diyos na may tatlong persona yung sinasamba natin. Hindi tayo, wala na tayong ibang sinasamba. Hindi natin sinasamba si Mama Mary. Hindi natin sinasamba yung mga santo. Hindi natin sinasamba yung mga imahen. Whether they know it or not, whether they like it or not, nagiging pagsamba na yung kanilang ginagawa at yung treatment dun sa images. Yeah, actually, kami mga Baptists, we view ourselves as Catholic. Kaya nga itong book na pinakita ko kanina, di ba? Meron ako suggestion dyan. Dahil pareho naman tayo ng view, mag-Catholic ko ka na lang ato, tulungan mo kami dito para magturo sa mga Catholic ko naman. At super, wala pa naman akong naririnig or nakikitang matinong Katoliko na humaharap sa isang imahin na tinatawag niya itong Diyos kita, kasi hanggap natin na hindi lahat ng mga Katoliko ay perfecto. At alam ka naman, kahit sa mga Baptist din naman, wala namang perfectong mga Baptist, na lahat ng Baptist ay sumusunod. Hindi ba parang mga sobrang panatiko, nagkakatapa ka, nagsistampede, sobrang siksikan, pista ng Black Nazarene, i-deny nila, hindi raw idolatry. Pero tingnan natin yung ginagawa nila, come on. Celebration daw ito ng pista ni San Juan. Pero bakit hindi mahinto? Yung kahit napakalaking perwisyo, ilang taon ang kakaperwisyo niya. Kahit sinong ibang taong makakita, ang magiging impression talaga is, meron pagsamba. It's very difficult. In fact, it's impossible to tell the difference
between the action of veneration and the action of adoration. So itong pista ng Nazareno, ganun din yung mga Pinyafransya, eh grabe, makikita natin kung gaano kapanatiko yung mga tao. Para maintindihan natin yung Exodus chapter 20 verse 4, ay kadalasan kasi ito yung pinaka-paboritong gamitin again sa Catholic Church, ginagawang prop text, no? Para nagutos ang Diyos na magpagawa ng bronze serpent. Ibig sabihin, hindi talaga kinukondina ng Diyos ang lahat ng images. From the early church fathers, mamaya I can mention some. Talagang against sa use of images. Yung iba nga sa kanila, yung rebulto ni Abraham Lincoln no sa US, o yung rebulto ni Rizal sa Luneta, idol pa kaagad yun? Hindi naman idol kaagad yun. May idol lang yun. Kasi hindi naman talaga lahat ng images ay ipinagbabawal. Yung ipinagbabawal lang ng Diyos ay yung images na ginagawang Diyos-Diyosan. For me, personal ko to, I'm sure maraming evangelicals, lalo na obviously mga reformed, nag-disagree sa akin dito, mga Presbyterian, they will disagree with me on this. Para sa akin, hindi yun technically second commandment violation. In fact, kasi kadalasan nang meron isang apologetics ngayon na sadly, no, more of polemic siya eh. Sige, pray tayo, Lord. Thank you for this day. We ask that you open our minds and our hearts and give us the ability to discuss the topic in a friendly, civilized, and good manner. And we hope and we pray that a lot of people will be blessed and will learn a lot through this discussion. This we ask through Christ our Lord. Amen. 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 Yeah. Amen. Hello mga ka-faith! Welcome dito sa matagal nyo nang hinihintay na brotherly dialogue between Brother Dwayne and Attorney Terence. Today, sobrang excited ako sa magiging usapan at talakayan ng lodi, itong dalawang lodi na to. I'm sure this will be a very informative discussion. Marami tayo matututunan sa kanilang mga perspectives, sa kanilang mga beliefs. And today, we are so privileged and blessed by Attorney Terence and Brother Dwayne sa pagkakataon nito. Hello mga brothers, Brother Dwayne and Attorney. Good afternoon to you, good afternoon to everyone. So si Brother Dwayne, syempre, 'di ba, kilala naman natin 'yan, isang magaling na Catholic apologist at author ng mga libro. And si Attorney Terence, isang dedikadong Baptist pastor at kilala rin po si Attorney sa kanyang advocacy sa zero corruption at kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. At lumalaban din si Attorney Terence sa mga scam, yan, especially sa mga investment scam. Kaya kung may mga tanong kayo sa mga investment, pwede kayo dumirekta dyan kay Attorney. Actually, si Brother Dwayne ang nag-recommend, nag-suggest. At syempre, noong una medyo hesitant ako. Sabi ko, parang mahirap naman yan. hindi pa ako familiar sa mga getong setup, pero sabi niya, it's a dialogue. Hindi nga rin ako sanay sa ganito eh. Parang yung parang first time pa lang din ito gawin. Yung ganitong parang online na panel, no? Umpisa, yung iba nga gusto na din mag-ganito. Kaysa naman sa Bargad, ang tawag doon? Yung parang... Bardagulan. Bardagulan. Siguro unahin natin si Attorney Terence. Nabanggit mo nga, no? So I'm a Southern Baptist pastor ng Pildera 2, Southern Baptist Church, and I'm also a practicing attorney specializing in taxation, estate planning, corporate law, labor, and yun na, sabi mo nga, mga scam. So, usually, yung tagline ko, hashtag ko is taxbuster. Yan. Kasi yung mga, most of my cases talaga are against the BIR, so mga tax cases. And I also help people with their wealth, with their assets, with the things sa estate planning. Yun na, saka yun na, free plugging na rin. I'll be launching a book, my newish book soon. So it is a handbook on estate planning. I'm sure marami kang matutulungan, especially mga OFW na biktima ng mga scam yan palagi. Lalo na ngayon, ang dami-dami mga online scam at online casino, di ba? Ang dami, naglipa na. So ikaw naman, Brother Dwayne. So this is Brother Dwayne Cartujano po, under the Archdiocese of Capiz. Ako ay isang lay missionary at in charge ng apologetics ministry dito sa Archdiocese. And of course, yung work ko ay isang search engine optimization specialist sa isang American company while nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ayan.
at utor po ng tatlong aklat, at yung isa po ay nanalo recently sa 17 Cardinal Sin Catholic Book Awards, yung Odjam. Naging finalist siya sa theology category. Kailangan magkaroon ako niyan. Yes. Napakang kopya niyan eh. Nakikita ko yan sa FB eh. Yes. Pero nakikita ko, Tourney, nakita ko parang umorder ka ng Ascension Priest and the Catechism of the Catholic Church ni Father Mike Smith nun. Ah, yung... Kita ka, pinost mo yung sa page mo eh. Oh, maganda, maganda. Ito. Oh, yan. Ika, nakablog. Hindi nga ikaw, meron yan eh. Oo, oh, ganda. Napakaganda. It's, kasi mahilig talaga. Addict ako sa mga books eh. Maganda talaga pag ano, naka-hardbound ka compared doon sa PDF. Kasi parang ramdam mo, ano, na-enjoy mo yung paglalagay talaga ng, lalagyan mo ng crayons. Highlights. Mas personal. Oh, saka yung amoy. Yung amoy, yung pakiramdam, saka yung feeling ng pag tinaturn mo yung page, di ba? Yung pakiramdam na yun. Although, kapag magagandang ganyan, lalo na yan, medyo mahal yun eh. Auntie, come on, mahal talaga siya. So, hindi lang yan. Hindi ko hina-highlight kasi papapapangit. Gusto ko pag binasa ko, malinis, maganda siyang tingnan. Ano ba yun? Pati yung Great Adventure Bible book, meron din ako. Ay, sa Ascension din. Oh, yung kay Father Mike din, sa kay Jeff Cavins. Ayan, natapos ko yun. Natapos ko yun. Yung session na yun, natapos ko yun. Yung mismong... Yung Bible in a year. Ako din, may certificate pa yun eh. Diba? Brother Dwayne, ano bang pag-uusapan natin ngayon and Attorney Terrence? About sa images po. At meron po, I know na meron ka na mga tanong dyan. I think kung di ako nag-click itong mga tanong. So, tatanungin mo kami ni Attorney. Mauna mo na si Attorney tapos at least yung mga manunood ng video na ito, marami silang ma-learn from yung ano talaga parang scholarly na approach na ano ba na yung makita nila na mapagpulutan nila ng aral. Perspective ng isang pastor at perspective ng isang Catholic apologist. Alam po naman si Attorney, malalim na rin ang malawak yung research niya tungkol dyan. So at least mismo makikita nila na yung isang matalinong pastor ng Protestantis, doon batay doon sa kanyang pagre-research, hindi doon sa ano ha, yung parang pang-atake lang ba na ano. At least sila makita nila na iba tong ano na to. Hindi ko sinasabi na sasang-ayon si Attorney sa view natin, but of course yung honest niya based doon sa kanyang malalim talaga na pag-research tungkol sa top sa issue. Palagi ko ang sinasabi diyan, we agree to disagree. Diba? Kasi kadalasan nang meron sa apologetics ngayon na sadly no, more of polemics siya. Iba yun eh. Iba yung polemics lang na barahan, na parang excite lang ng proof text pero walang scholarly approach. Hindi naman sa minamaliit natin yung iba, pero... Ayun. Come on, iba yung academic and scholarly eh, di ba? Hindi pala ikaw allergic sa proof text. Ako, hindi ako disagree sa proof text, basta hindi siya out of context. Ang kadalasan, may proof text lang para sa kanila, tama na yun eh. Parang totoo na eh. Kahit hindi mo naman proof text. Kailangan, hindi ka cite ng text, pero with sound hermeneutics, di ba? Hindi yung parang nalalaman nila yung hindi nito mamaya na makikita talaga nila na mostly nag-agree kami ni Attorney doon sa mga bagay na yun. Kaya hindi ka magsisisi dito, Brad Adrian. Kaya na-sit up ito. Maraming matutunan. Diba yan naman ang pakay ng channel mo eh? Na ma-adip yung educational approach. Yes, correct. Siguro unang question, Attorney. Ilang isang Baptist pastor, ano nga ba ang idols para sa'yo? Thank you for the question. Ang term kasi most of the time, no, pag sinabi idols, ang naiisip ka agad ng mga evangelicals, ng mga Protestants, is yung images. Pero hindi lang naman yun eh. Basically, an idol is anything that you value above or more than God. Diba? Yun ang idol eh. Na pag may pinrioritize ka o meron ka mas binigyan ng importansya kaysa sa Diyos, that's an idol in your life. But according for our topic today, no, more of sacred images kasi yung pag-uusapan natin. So, ang idol is sinasamba mo siya. Kaya nga idolatry, di ba? From the word latria, it's worshiping images and icons in place of the one true God who is invisible, diba? Wala siyang katawan,
except si Kristo, no? Na Panginoon, na Diyos din naman, Diyos natin. So, yun. In a nutshell, yun ang pagkakaintindi in layman's terms, yung pagkakaintindi ko ng idol. Brother Dwayne, sa'yo naman, ano ba ang hilig sabihin ng idol? Una, sa biblical Hebrew, yung kadalasang mababasa natin sa biblical Hebrew, yung Hebrew word na pisil, at meron naman tayong mababasa na pasil, no? Unahin muna yung Hebrew word na pisil. Ito ay mababasa natin sa ang maraming beses doon sa Hebrew Bible, kabilang na doon ang Exodus chapter 20 verse 4, Habakkuk chapter 2 verse 18 at Isaiah chapter 44 verse 9. And then doon sa Isaiah chapter 42 verse 8, mabasa natin yung Hebrew word na pasel. Itong Hebrew word na pisel at saka itong Hebrew word na pasel, parehong nanggaling sa verb na pasal, ibig sabihin to you or to cut, which was done to create an idol. Ibig sabihin talaga, nung gumawa ang mga tao ng imahin, purpose na talaga nila na gawin ito bilang isang Diyos-Diyosan. Sa Bible, may mabasa tayong mga Diyos-Diyosan, katulad ni Baal, ni Astaroth, ni Asherah, ni Dagon, at marami pang iba, no? Alam na alam po natin na ito ay abomination sa mata ng Panginoong Diyos. Sa Greek New Testament, ito ay yung counterpart ng salitang pisil ay idolon, no? By the way, bago ako pumunta sa New Testament Greek, maliban sa Hebrew word na pisil at saka ng pasil, meron pa tayong mababasa na another synonym ng Hebrew word na pisil, yung atsab, yung mababasa natin sa Psalm chapter 115 verse 4. Ang term na ito ay ginagamit para ma-identify ang idol. The term always appears in the plural, no? Doon sa Psalm chapter 115 verse 4. Now, pagdating sa New Testament, ito ay idolon, no? Sa doon sa isinulat ng isang dalubhasa sa wikang Grego, isang Protestant biblical scholar na si Dr. Speros Sujatis, sa kanyang aklat na The Complete Word Study Dictionary, New Testament, sa page 511, doon natin mababasa na yung ibig sabihin ng Greek word na idolon, ito ay image or idol na sineset up siya bilang Diyos at sinasamba. Ayon sa Mounce's Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament Words, sa page 351, ang idolatry ay hindi lamang limited doon sa pagsamba sa mga false images. Ito rin ay tumutukoy doon sa sinuman, no, or anumang bagay na ipinapantay natin sa Diyos o mas binibigyan natin ng value na mas higit pa kaysa sa tunay na Diyos. May nagtanong, no, ito bang mga si Baal, si Asherah, si Astaroth, ito ba ay umi-exist, no? Now, ang sagot ko, mababasa doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 sa Greek, sabi doon ni Apostle Paul ay uden, edolon, en kosmo, na isinalin ng New Revised Standard Version bilang no idol in the world really exist. Now, balikan ko ulit ang isa pang kahulugan ng salitang idol. Ayon doon sa Mounce's Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament Words, na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang limited doon sa pagsamba sa mga false images, kundi ito rin ay tumutukoy doon sa anumang bagay o tao na kinikilala natin o binibigyan ng value na kapantay ng tunay na Diyos or mas higit pa kaysa sa tunay na Diyos. So may sinasabi doon sa Colossians chapter 3 verse 15 na sa Greek ay ten pleonexian hetes esten idololatria.
yung tinutukoy doon ay ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, yung kasakiman, or kahit yung pera, kapag binigyan natin ng halaga yun, ng mas higit pa or mas kapantay sa tunay na Diyos, yun ay matatawag natin na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bilang isang pastor, ano ba tingin mo dati sa mga ginagawa ng mga Katoliko na pagpe-pray sa mga sacred image? Nung bago ako, no, nung when I was newly converted, of course, medyo ganun talaga na yung cage-stage, kumbaga sa Calvinist ang tawagin niyang cage-stage. But ina-apply ko rin sa mga pag bagong convert, new convert, syempre medyo rara-rara, di ba? Oh, lahat yan, mali yan, ganyan. Pero as time went by, habang lumalalim ang understanding, mas nagkakaroon ng openness. Kasi nga, lumalim yung pagkakaintindi. So, dati talagang iconoclast nang dating eh. Like ako talaga, iconoclast nang dating. Sa akin yan, sa akin yan, hindi maganda yan. But now, upon deeper study of the topic, we have to distinguish kasi. Yan ang pinaka-importante na kailangan gawin ng lahat ng tao is to distinguish. Kasi ang tanong dyan eh, yung bang pagkakaroon mismo ng images, diba? O ng icons. By the way, kung hindi alam po ng difference, when I say images, it, I'm pertaining to yung mga rebulto. Yung mga 3D, kumbaga. Diba? Yung mga statua, ganun, mga rebulto. Yung icons, usually these are paintings or two-dimensional pictures na ni Jesus Christ o ng mga saints o ni Mary o kung sino man. Ano? Ito yung mga pinipaint. Usually, ang talagang madalas gumagamit nito, hindi lang madalas, ang talagang gumagamit nito is yung mga Eastern Orthodox. Mm. Diba? Yung sample niyan, yung Jesus Christ, the Pantocrator. Diba? Uh-huh. Yung alam na natin, itsura, ano kaya yung mga Mary Help of Christians. Basically, ano to, mga painting. Painting. So, we have to distinguish yung use ng image. Kasi ang tanong mo sa akin kanina, by the way, is yung gamit sa pag-inagdadasal. Diba? So, that's one use. Pero ang mostly kasi, ang naging problema is pag hindi na-distinguish, nagkakaroon ng outright pagbabawal sa lahat. To give you an example, no? Ito talagang known ang mga Reformed at mga Presbyterian dito. Palibasa di ako Presbyterian eh. No? So, ewan ko lang kung makikita nyo. Ako naka-blur kasi eh. Nakikita nyo ba? Hala. Eto, ito. Meron yes, akong yes. libro dito. Ayan, meron akong libro na merong parang image si Christ, di ba? Ayan. Ayan. Itong book na to, actually sikat ito, yung Reformation, the Reformation as Renewal na book ni Matthew Barrett. So, nung lumabas ito, so talagang sikat siya, no? It was anticipated. It was highly anticipated book. So, ang nangyari, siyempre pinopost sa Facebook, sa social media yung libro, di ba? Pinopromote ng author. But since meron niya siyang image ni Christ. Ito, ni Christ dito. Yan, yeah, nakikita. Ito. Tapos meron pa rito sa parang lamb eh. Somewhere here, sa baba. Ang ginagawa nila ng mga reform, tinatakpan nila yan. So, po-post nila yung picture ng libro kasi either nakabili sila or gusto nilang bumili or pinopromote nila. Tatakpan nila ng either sticker or something or ng whatever. Okay, lalagyan nila ng mark 2CV. Hmm. 2CV, kapag nakita natin yung 2CV, that refers to second commandment violation. Yung, di ba, yung you shall not make any image, you shall bow down to them or worship them or serve them. So, nilalagyan nila 2CV. So, for me, personal ko to, I'm sure maraming evangelicals, lalo na, obviously, mga reform, mag-disagree sa akin dito, mga Presbyterian, they will disagree with me on this. Para sa akin, hindi yung technically second commandment violation. In fact, ang author ng libro na to, na meron ng image na yan, is a Baptist. Professor siya sa na isang malaki at sikat na Baptist seminary. Southern Baptist siya. At obviously, kami mga Southern Baptist, hindi masyadong particular or legalistic pagdating sa
pagkakaroon or use ng mga icons, images ni Jesus Christ o ng mga saints, di ba? Sabi, of course, ang limitation niyan is we should not depict, let's say, God the Father or God the Holy Spirit as a human kasi they never had human bodies. But si Jesus Christ, walang problema yan kasi naging tao naman talaga siya eh. Di ba? Bakit magiging masamang i-depict ang isang tao? Ay talaga namang may katawang tao siya. So, there's nothing wrong with depicting Jesus Christ. Di ba? But it's another story for us kung if we're talking about the Father or the Holy Spirit, although kung i-depict na yung Holy Spirit na parang dove, which is the symbol used for the Holy Spirit, wala rin problema sa amin yun. And yun nga, ang sinasabi ko, sa una ko sinabi is, we have to distinguish yung use. Kasi merong use na pan-display lang, merong use na didactic or for teaching, merong use naman ng images na for worship. So what we are against is the use of images for worship. Yun yun. Kasi, anyway, mamaya siguro natin pag-usapan yung reasons, pero yun lang sa akin. For now, we have to distinguish the use. Hindi yung, bawal ang images. Basta lahat ng klase ng images, regardless kung ano, bawal yan. Hindi ganun. Kasi, distinction yan eh. Saan mo ba ginagamit? Ikaw naman, Brother Dwayne, bilang isang Catholic apologist, ang mga sacred image natin, idols ba siya? Paano mo siya ma-explain sa ating mga viewers? Well, unang-una, since tinatanong mo ako bilang isang Catholic, so, umpisan ko muna doon sa ating CCC, sa Catechism of the Catholic Church. Maliwanag doon sa paragraph 266 na yung sinasamba natin bilang mga Katoliko ay yung iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Hindi doon nakasaad na dapat tayong sumamba sa mga sacred images or sa rebulto o sa pictures. At doon din sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 232, nakasaad doon na veneration ng or respeto or paggalang yung dapat ibigay natin sa mga images. At yun ay contrary sa adoration, hindi doon nakasaad na dapat i-adore or sambahin ang mga imahen. Now, salamat naman dahil mismo si attorney ay sinabi niya na kapag hindi naman sinasamba yung mga imahen, hindi naman yun matatawag na idolatry. At natutuwa ako kasi katulad din ang view natin ng ganyan, against din tayo doon sa mga images na sinasamba kasi idolatry na ngayon. And of course, hindi lang si attorney, maging yung mga kilalang Protestant biblical scholars katulad ni na Dr. Norman Geisler, yung isa sa mga authors ng The Big Book of Bible Difficulties. Sabi niya doon sa page 84, hindi naman kinakalaban ng Diyos yung mga paggawa ng mga imahen, kundi ang kinakalaban ay yung paggawa ng imahen para sambahin ito bilang Diyos. Tapos doon sa page 107 ng nasabing aklat, sinabi niya doon, "Further, not all images are idols." Maliban kay Dr. Norman Geisler, doon sa New International Encyclopedia of Bible Difficulties, isinulat din ng isang kilalang Protestant Biblical Scholar na si Dr. Gleason Archer sa page 116. Sinabi niya doon na yung tinutukoy niya yung sa Exodus chapter 20, verses 4 to 5, magiging idolatry lang ang paggamit ng images kapag ito ay sinamba mo bilang Diyos. At sinasangayunan din ito nung isang biblical commentary na the IBP Bible Background Commentary Old Testament. Isa sa mga sumulat niyan ay isa sa mga kinikilalang Protestant biblical scholar na si Dr. John Walton, no? Or Wharton, na doon sa page 95, yan din ang view nila doon sa nung unang panahon na gumagawa talaga ang mga tao ng mga images para sambahin ito bilang Diyos. Now, maybe mamaya baka meron ding similar na tanong nito, pero of course ngayon magbibigay na ako ng maikling analysis tungkol sa bagay na ito. Yung madalas ginagamit yung sa Exodus chapter 20 verse 4. Mababasa natin doon sa Hebrew na yung Hebrew word na lotaase lekha pisel.
Kaya nga kanina, sinabi ko yung word na pisil na from the verb pasal means to you or to cut, which was done to create an idol. Sa mga nag-aral ng Hebrew grammar, pwede na namang gamitin yung Hebrew word na miklaat na pwedeng gamitin bilang Hebrew word para sa image. Pero bakit hindi nilagay? Bakit hindi yun, parang ganito, no? Lotaa selekha miklaat. Pwede rin ganun sa Hebrew grammar, pero bakit hindi yun ang ginamit? Kasi hindi naman talaga lahat ng images ay ipinagbabawal. Yung ipinagbabawal lang ng Diyos ay yung images na ginagawang Diyos-Diyosan. Kasi maliban doon sa Hebrew, napaka-importante na tingnan natin yung konteksto. No? Doon sa verse 3, sinasabi doon na, Lo yeye lecha Elohim achirim alpanay. Yung Hebrew word na Elohim, ginagamit yon sa tunay na Diyos, pero minsan ginagamit din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Pero merong adjective doon na achirim, no? Kaya other gods. So makikita mo talaga kung bakit pisil ang ginamit, yung katumbas ng idol. Kasi yun ang sa previous verse, may tinutukoy na ibang mga Diyos. So now, ang pinaka ano ko dito eh, kahit ako, no, against ako, basta yung imahin talaga ay ginamit sa pagsamba or sinasamba mo na bilang Diyos, yun ay idolatry at against yun sa itinuturo ng Catholic Church. Pero pag hindi naman siya sinasamba, hindi natin matatawag yun na idolatry. Kasi kahit yung mga Protestant biblical scholars na nagsuri at na nakapag-aral ng malalim pagdating sa tinatawag na exegesis, hindi sila against doon sa lahat ng images. At hindi nila tinatawag na lahat ng images ay idols. Attorney, ano sa tingin mo kahulugan ng Exodus 20 verse 4? Okay, good. Thank you for the question. I agree. I agree sa sinabi ni Brother Dwayne, no, na interpretation niya ng Exodus chapter 20 verse 4, which is yung tinatawag na usually ng mga Protestants or Evangelicals na 2CV. Yung pag may second commandment violation. Ang problema kasi dyan, yes, hindi agree tayo na images per se is not bad or does not violate the command of God, diba? Against the making of idols. Kasi yun na nga, hindi naman lahat ng images ay idol. Diba? Kumbaga, mayroong paribulto ng founder or presidente, let's say, yung ribulto ni Abraham Lincoln no, sa US, o yung ribulto ni Rizal sa Luneta. Idol pa kaagad yun? Hindi naman idol kaagad yun. May idol lang yun. Well, sa iba idol siya kasi mayroon taon, di ba? Mayroon mga tinatawag na Rizalista na parang sinasampa nila yes. Sa Rizalid. So para sa kanila, idol yun. No? Pero not all images are automatically idols. Naging idol nga lang siya pag siya ay sinamba. Pero ang problema dito, and I think we should address the elephant in the room, ano, is yung issue ng yung sa Second Council of Nicaea noong 787. Kasi dyan diniscuss yung the Seventh Ecumenical Council. Kasi dyan diniscuss talaga at pinagtarunan yung issue ng use of icons in worship, di ba? Yung iconoclast controversy. So dyan yung talaga pinagtalunan. And of course, we all know the result yung naging resolution ng council na yun. At there was an anathema sa lahat ng mga hindi nag-agree na hindi na ayaw gumamit ng idols. And let me quote yung book ni The Acts of the Second Council of Nicaea, edited by Richard Price. Sabi doon, in-quote yung isa sa mga a certain portion ng canons ng Second Council of Nicaea. Sabi nga, to those who apply to the sacred images, the sayings in divine scripture against idols, anathema. To those who do not kiss the holy and venerable images, anathema. To those who call the sacred images idols, anathema. To those who say Christians had recourse to the images as gods, anathema. To those who knowingly communicate with those who insult and dishonor the sacred images, anathema. So, mahaba pa yan. Marami pang anathema dyan, pero those are just a sampling nung naging resolution nung Second Council of Nicaea. And the thing is, even after that council, hindi naman nag-die down yung controversy. Marami pa rin hindi nag-disagree.
And we have to remember na unlike other councils, previous ecumenical councils, talagang matindi yung division dito sa iconoclast controversy during the Second Council of Nicaea. Dahil kung titingnan natin ang history, no, even before that, hindi talaga, maraming Christians talaga, even the early, from the early church fathers, mamaya I can mention some, talagang against sa use of images. Yung iba nga sa kanila, sobre, talagang absolute ban on images. So by the, before I continue there, ano ba yung anathema? Kasi banggit tayo ng banggit, banggit ako ng banggit, anathema. Yes. Na ibig sabihin ng anathema. So, yung anathema, ayon din kay sa book ni Richard Price, no? An anathema is a terrible thing. Kasi it drives its victims far from God and expels them from the kingdom of heaven, carrying them off into outer darkness. So, maaaring sa araw na ito, sa today, no? Iba yung understanding natin ng anathema. Pero nung araw, ang understanding talaga nila dyan is utter condemnation. Condemned. Pag sinabi, oy, anathema ka, ibig sabihin, impyerno ka. You are condemned. So, hindi siya basta-basta lang na to be taken lightly. Matindi yung pag sinabing anathema ka or anathematize ka. So, imagine, talagang dati, pag daw hindi mo hinalikan yung holy and venerable images, anathema. Kumbaga, hindi lang nila basta binigay yung choice sa tao na, okay, you may or may not use images in worship. Pero, talagang parang anong ilumalabas doon, pinipwersa nila lahat ng Kristiyano na gumamit ng images. Yun yung naging issue noon, ano, na even during the Second Council of Nicaea in 787. And, but even before that, marami talaga sinasabi na sabi nga ng mga early church fathers, no, ito, may I quote, the fathers of Nicaea too would have found this whole debate bizarre. Their concern was not to argue the veneration of images went back to the beginning their concern was not to argue that the veneration of images went back to the beginning rather than end of the 7th century, but that it had the support of the great church fathers of the 4th and 5th centuries and went back through them to the apostles themselves. Ang sinasabi kasi ng mga proponents ng images during the Second Council of Nicaea is matagal nang gumagamit ng images yan ng time pa ng apostles. But there are evidence shown that actually that's not true. Ang lumabas lang ang use ng paglaganap ng use ng sacred images was around the 5th and 6th centuries lang. Talaga siya lumaganap. But prior to that, very limited at halos wala din talaga. Kasi you have to remember, no? The apostles were Jews, di ba? Mga Jews sila eh. So, yung paggamit ng images sa kanila is whether correctly or incorrectly, no, sa interpretation ng Exodus chapter 20, verse 4, is they're very careful na ayaw talaga nilang gumamit ng images just to be safe. Sabi nga, that the iconoclast claimed that reverence toward images did not go back to the golden age of the fathers, still less to the apostles, would be judged by impartial historians today to be simply correct. So yung iconophile, ito yung mga gumagamit ng images, the iconophile view of the history of Christian thought and devotion was virtually a denial of history. Kasi yung long scholarly tradition dating the rise of the icon from relative obscurity to ubiquity to the 6th and 7th centuries, para mas matindi pa, 6th and 7th centuries. Yung paglaganap ng use of icons. But prior to that, siyempre, praning yung mga Hudyo eh. Diba? Dahil nila, dahil alam mo naman yata yung experience nila na. Diba? Nagkaroon sila ng Assyrian exile, Babylonian exile. Diba? Tapos napunta sila sa Persia. Eh ano ba ang dahilan ng lahat ng mga exile na yon? Bakit ba sila pinarusahan ng Diyos ng ganong kalupit? Dahil sa idolatry, diba? And yan ang laging sinasabi ng mga prophets nung araw, ni Isaiah, ni Jeremiah. Na sobrang parang they hoard, Israel has hoard after other gods. So dahil doon, nung time ni Jesus, nung time ng apostles, nung Second Temple period, sobrang praning na ng mga Hudyo. Diba? So kaya naging epekto niyan yung mga Pharisees, yung Sadducees, sobrang legalistic sila. Diba? Dahil
like, bakit sila naging sobrang legalistic? Kasi nga, na sobrang praning nila na ayaw nila maulit yung nangyari sa kanila nung araw na Babylonian exile. Sobrang very legalistic na sila. Ang yun ng context ng apostles na ng mga Hudyo, so medyo pagdating sa mga use of images, medyo naging praning na rin sila doon. Na kung ang to just to be safe, it's better na iwasan. And if lastly, no, if I may go to the story of, kasi mababanggit, I'm sure, marami nagbabanggit ng Catholic apologists. But si God mismo nag-utos na gumawa ng images dun sa tabernacle, di ba? Meron mga cherub. Tapos dun sa Ark of the Covenant, may cherubim dun na graven image yun, na ginto pa nga. But we have to remember first that the Israelites never worshipped or bowed down to those images. Hindi naman nila pinagtirika ng kandila, yung mga yon. And pati yung bronze serpent nga pala, yung bronze serpent, di ba, na kasi nung tinuklaw ng ahas yung mga Israelita para gumaling sila, sabi, tignan yung bronze serpent na ginawa ni Moses para sila ay gumaling. Again, there's nothing wrong with the images per se. But later on, during the time of, sino ba to? King Hezekiah ba yun? Yung time na yun? Yung pinasira niya yung bronze serpent, di ba? Kasabay ng mga Asherah poles, ng mga Baal, pinawasak niya yun. Kasi, bakit? E pinagawa ni Moses yun ah, yung bronze serpent. E bakit pinawinasak nung hari? Kasi nangyari, they were already offering food, they were already worshiping the bronze serpent. Naging idol na. So yun yung danger nun eh. And I think, kaya rin naman most evangelicals are against talaga yung mga use of idols in prayer ha, or for worship sa simbahan, sa churches, is to avoid the possibility or the temptation for people to worship or idolize yung mga images niya. Kasi tao tayo eh. We're very prone to temptation. We're very prone to those kinds of things. And hindi naman tayo Diyos na makikita natin yung puso ng tao na sasabihin natin, uy, hindi naman niya sinasamba. Ano lang yan? Veneration yan, hindi yan adoration. We cannot see what's in the heart of a person eh. Di ba? We cannot really see kung or distinguish kung veneration ba yung ginagawa niya or adoration ba yan? Ano ba yan? Dulya ba yan? Hyperdulya ba yan? Latria ba yan? Hindi naman natin madi-distinguish yun. Only God knows. At kahit yung tao mismo, baka siya mismo hindi na niya alam na, uy, medyo pagsamba na latria na pala yung ginagawa ko. Yun yun. And when it comes to uses din in the New Testament, medyo wala rin distinction yung usage ng adoration and veneration eh. Kasi so, diba yung tanda na, if you remember in Acts, yung mga tao nung sinamba nila si Paul, saka si Silas, diba, pinulit nila yung damit nila, bakit ito kami sinasamba, tao lang din kami, kaya ninyo. Ang ginamit, ang actually yung ginamit ito is usually translated veneration. Correct mo na lang ako, Brother Dwayne, mas magaling ka sa biblical languages kasi sa akin. Diba, yung proskuneo tsaka yung latria, wala siya talaga masyad. Sa use niya sa New Testament, wala masyadong difference eh. They don't distinguish yung use ng proskuneo at latria. Sa yon. And so yung distinction na yan ngayon, ginagamit na iba yung latria, iba yung veneration, iba yung adoration, it's a more recent distinction which is not found in the New Testament. So, sige, sige. Masyado na mahaba. Brother Dwayne, bago ko puntahan yung tungkol sa Exodus chapter 20 verse 4, na napakaganda nung sinabi ni Attorney yung dalawang gusto kong ulitin. Yung sinabi niya na tungkol sa bronze serpent doon sa Numbers chapter 21 verse 8 na nagutos ang Diyos na magpagawa ng bronze serpent. Ibig sabihin, hindi talaga kinukundina ng Diyos ang lahat ng images. So, nagka-problema lang doon sa 2 Kings chapter 18 verse 4 kasi nga, itinuturing na ng mga tao na Diyos-Diyosan yung bronze serpent. Kaya nga, yan ang paninindigan natin ng mga Catholics kapag sinamba mo na talaga o tinuring mo na parang Diyos yung larawan, rebulto o ano mga gawa ng kamay, yun ay magiging idolatry. And then, yung isa pang maganda sa sinabi ni Attorney, yung hindi mo alam kung ano talaga yung nasa puso ng tao, nasa isip niya habang ginagawa niya o kahit nakaluhod siya dyan, no? Kaya nga,
delikado yung humatol tayo sa kapwa, kaya binabalaan tayo doon ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 1. Okay? Now, puntahan ko yung Exodus chapter 20 verse 4. Para maintindihan natin yung Exodus chapter 20 verse 4, ay kadalasan kasi ito yung pinaka-paboritong gamitin again sa Catholic Church, ginagawang prop text, no? Para kung ako ang tatanungin, parang number one yata ito kung sa lahat ng ginagamit or paborito na gamitin again sa Catholic Church. Yes. Maiintindihan natin ito, unang-una, tingnan natin yung, balikan natin yung original text, yung context, hindi lang yung literary ha, pati yung historical context nito. And then, tingnan din natin yung mga view na mga scholars, hindi lamang sa side ng Catholic Church, kasi baka sabihin ng iba, bias tayo, tingnan natin yung kung ano ang view ng mga Protestant Biblical scholars. So, unang-una, balikan ko yung sa original text. Well, yung Old Testament kasi na isulat sa Hebrew, no? Umpisahan ko, no? Doon sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang sa 5, kailangan basahin mo yun. Hindi yung doon ka lang sa 4, no? Kadalasan kasi nandun sa nakapokus palagi yung umaatake sa Catholic Church doon sa verse 4, kasi nandun yung graven image eh, nakasulat eh. Yung word kasi na pisel, dalawa ang translation nun. Idol or graven image. Pero dapat titingnan mo yung context para mas maintindihan mo kung ano talagang pinagbabawal doon. So kanina nabanggit ko na pero ulitin ko ulit, no? Doon sa verse 3, sinasabi doon, Lo yeye lecha Elohim achirim alpanay. So, and then sa verse 4, Lo taase lecha pisel. And then sa verse 5, Lo testahabi lahim. Doon sa mga nakakaintindi, kahit ng basics ng Biblical Hebrew, maintindihan natin may tatlong lo, no? Yan ay negative particle. Ang katumbas niyan ay no. So, maintindihan natin na doon pa lang sa verse 3, may tinutukoy na ibang mga Diyos. And then, andito sa verse 4, nagbabawal ang Diyos na gumawa ng Diyos-Diyosan. And then sa verse 5, huwag mong sasambahin. Na kung ako ang tatanungin, ang pinakasimpleng mensahe ng Diyos ay huwag kang gagawa ng imahin o larawan ng ibang mga Diyos para ito'y sambahin. Now, puntahan natin yung Septuagint na translation ng Hebrew, no, sa Greek. Ang nakasulat doon sa verse 4 ay hopoiesis si auto idolon. Yung kanina, sabi ko, no, yung Greek word na idolon, yun ang counterpart ng Hebrew word na pisel or idol. Yung idolon is an image for worship. So ibig sabihin, imahin talaga siya na ginawa para sambahin, no? Yun ang pinaka-intention ng idolon eh. Ginawa para sambahin. If you wanted to express a total prohibition of any image, kapag isinalin mo yun sa Greek, sana itong nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4 ng Septuagint. Hupoyeses hi auto pasan ikona. Kapag ang lahat ng images ang ipinagbabawal ng Exodus chapter 20 verse 4. Yung sinabi ko kanina na lo taase lecha miklaat sa Hebrew, no? Now, halimbawa, ako meron akong basic na nalaman sa translation, no? Halimbawa, gagawa ako ng image or si halimbawa si attorney gagawa ng image ng mother ng Panginoong Hesus, no? Halimbawa, no? O kung absolute, he made an image that is miklaat asa. Pero if it is construct, halimbawa, he made an image of the virgin, sa Hebrew yan ay miklaat bitula asa. So the construct noun miklaat or image of tied with the absolute noun bitula. Ngayon, ang itong masasabi ko, kadalasan kasi kinu-quote ng mga Catholic apologists yung sa temple ni Solomon, halimbawa yung sa 2 Chronicles chapter 3 verse 10 na mayroong mga images doon sa Temple of Solomon. Doon sa second temple, parang hindi ko pa naririnig ito na ginagamit ng iba. Pero kahit yung mga Protestant Biblical scholars, katulad ni Dr. Dale Allison, naniniwala siya na doon mismo sa second temple, yung time na yung pinapasukan or pinupuntahan ng mga apostles na temple, visible yung
meron dong cortina sa temple na merong imahin mismo, no? Agree yan, agree yung ibang mga Protestant Biblical Scholars diyan katulad ni Professor Del Alison, at ayon sa kanya, ito ay visible doon mismo sa mga nagpe-pray sa temple. Actually pinapatunayan niya ng kilalang Jewish historian na si Josephus sa kanyang aklat na The Jewish Wars, Chapter 5, sa Winston Translation, na merong image doon mismo sa doon sa kortina sa templo. Yung mga ano mismo, yung mga ibang mga sinagog, alam natin yung sa mga Hudyo, no? Merong mga sinagog na sa itaas noon, merong mga imahin ng mga leon doon sa itaas. And then, may ibang mga sinagog na sa floor mismo, sa sahig, merong mga imahin. So, huwag natin sanang kalilimutan na yung mga Hudyo ay mas higit na nakakaalam sa atin pagdating doon sa Old Testament. Kasi yung original text ng mostly ay nakasulat sa Hebrew. May ilan lamang na nakasulat sa wikang Aramaic. Yun ang pinagbabawal doon. Not all images are idols. So, babalikan ko ulit. Kapag tiningnan mo yung mga commentaries, no? Maging sa Protestant or sa Catholic, yung mga tinatawag na mga critical commentaries talaga, no? Na mga gawa ng mga biblical scholars. Kagaya ng binanggit ko, si Dr. Norman Geisler, si Dr. Gleason Archer, yung gumawa ng the IBP Bible Background Commentary, Old Testament, mga Protestant Biblical Scholars din ang gumawa nun. Kahit yung An Old Testament Theology na sinulat ng kilalang Protestant Biblical Scholar na si Dr. Bruce Woltke. Nakasaad doon na sinasabi nila na hindi lahat ng images ay idols or idolatry. Yung matatawag na idolatry ay yung sinasamba na bilang Diyos. Now, balikan ko ulit yung verse 3 na kadalasan hindi ko nakikita sa iba pag nagpaliwanag sila kasi doon na sila nakapokus sa verse 3. Yung Hebrew word na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin, or sa Hebrew is lo yeye lecha Elohim acherim alpanay. Dapat maintindihan natin yung historical context. Pag sinabi kasi natin yung historical context, ito ay tumutukoy doon sa social, political, and cultural context ng original text ng may akda. Iba yung literary context na sinasabi natin na tumutukoy sa formal features ng biblical text, no? But of course, napaka-importante na tingnan natin ang context. In the first commandment, the prohibition describe the relation of God to the Israel, to Israel as far as Israel is concerned. Ancient Israelites were like the other people of the time, presuming that there were many gods. Israel, while assuming the existence of the gods of other nations, they were instructed to acknowledge and worship only their god, Yod-Heh-Vav-Heh or Adonai, who had freed them from slavery in Egypt. And for the information of everyone, according sa pagsusuri ng mga scholars, the Jews had no monotheism until the Babylonians drove them out of their country in 587 before Common Era and deported thousands of them to Babylon. Naiintindihan po natin to kapag binasa natin yung mga critical commentary ng The Book of Exodus, katulad ng The Book of Exodus, How It Happened and Why It Matters by Dr. Richard Friedman Elliot, at yung aklat na isinulat ni Dr. Brevard Childs na The Book of Exodus, A Critical and Theological Commentary. So, yun po ang pinagbabawal doon ng Exodus. Hindi lang, para kasi sa iba doon, pag nag-quote lang sila o ginawa nilang proctext, parang ang dali-dali lang sa kanila. Pero kailangan natin ng masusing pag-aaral tungkol sa text na ito para mas lalo na itong maintindihan at maiwasan natin yung pag-judge sa iba. Napakaganda yung sinabi kanina ni Atty. Nino na
hindi natin alam kung ano talaga yung nasa puso at sa isip ng mga, kung ano ginagawa ng tao, kung siya ba ay nagbe-venerate or sumasamba. But of course, pag nasa isip talaga ng tao na yung intention niya ay sumamba, that is idolatry. At yan ay lumalabag hindi lamang sa Biblia, pati na sa aral ng Catholic Church. Follow-up question ko sa iyo dyan, Brother Dwayne. Yung ginagawa sa, ng mga Katoliko tuwing Piyesta ng Nazareno, ano masasabi mo dun? Well, katulad ng sabi ni Atty., hindi mo naman alam kung ano talaga yung nasa isip nila. Ako, kapag ano talaga, kapag yung intention mo talaga ay yung mismo yung pinoprosesyon. Kasi yung sa ano naman, kahit yung sa Joshua chapter 6 verses 6 to 8, pinoprosesyon yung Ark of the Covenant, yung imahe ng yung Ark of the Covenant na mayroong imahe ng cherubim, pinoprosesyon din naman yon. So hindi yon ang pagprosesyon ng mga imahe, hindi naman yon ibig sabihin na sumasamba ka sa darawan. Now, kapag talaga yung intention talaga ng tao yun ang Diyos nila, nasa isip nila na Diyos yon, tinatawag nilang Diyos yon, yon ay idolatry at yan ay biblical. Kapag yun na talaga ang nasa isip mo na Diyos mo na yon or tawag nito ginagawa mo ng Diyos, pero kung paalala lamang na nagsisilbing paalala sa iyo para maalala mo yung Panginoong Diyos at hindi naman naka-direct doon mismo sa imahin, no, wala akong nakikitang problema doon. Pero sa ulitin ko, kapag ang intensyon niya ay yun talaga ang sinasamba niya at kinikilala niyang Diyos, yan ay idolatry. Attorney, matanong na din kita. Bilang isang Baptist pastor, anong tingin mo sa piyesta ng Nazareno? Ayan, good, excellent. Actually, yan yung iniisip ko na rin kanina pa bago mong pa itanong. As I said kanina, no, hindi natin mabasa talaga. Hindi naman natin makikita kung nila sa puso at isipan ng mga tao. But based on their actions, medyo magkakaroon tayo ng idea kung ano ba talaga, paano ba talaga nila kinoconsider itong mga images na ito. And let me address yung sinabi ni Brother Dwayne na yung pagpaposisyon ng Ark of the Covenant at yung mga posisyon na ginagawa ng mga Katoliko ngayon, ng mga imahen, ng mga rebulto. No? I think one difference that we have to consider is that, number one, yung pagposisyon ng Ark of the Covenant, iba ang purpose nun. Ang purpose nila is to glorify God, di ba? And usually, pag may digmaan yan eh, parang feeling nila kasama nila yung presence ni God. Kasi di ba, dun bumababa ang Diyos sa mercy seat. Di ba, yung propitiation no Ark of the Covenant, dun nakikipag-meeting si Moses sa Diyos. Di ba, dun umaappear ang Diyos sa mercy seat and dun nakikipag-usap si Moses. So, it is a symbol of God's presence among Israel, presence ni God among the people of Israel. At usually, ginagawa talaga nila, lalo na pag meron silang mga digmaan, di ba, para kasama nila si Lord. But of course, we also know that there are instances in the Bible na kahit dala nila yung Ark of the Covenant, dahil nag-fall into idolatry ang Israel, eh natalo pa rin sila. At nakuha pa nga ng kalaban yung Ark of the Covenant. Pero yung ginagawa na prosesyon ngayon ng mga Katoliko, nakikita natin na iba eh. And in fact, ang merong paper na naisulat regarding the Catholicism in the Philippines sa Asian Theological Seminary, ang Catholicism dito sa Pilipinas is iba sa official Catholicism na nakikita natin na nakasulat sa Catechism of the Catholic Church sa mga official documents ng Vatican. Ito yung tinatawag na folk Catholicism. Diba? Nakikita natin, pagmahal na araw, mayroong mga nagpipinitensya, naglalatig o nagpapapako sa cross, which is actually discouraged ng mga pare at hindi pinapraktis sa ibang bansa. So, itong pista ng Nazareno, ganun din yung mga Piña Francia, eh grabe, makikita natin kung gano'ng kapanatiko yung mga tao eh. Di ba to the point na inaakit nila yun, tapos binabato nila yung, ito tama, meron akong tuwalya, di ba, babato nila yung tuwalya, ipopunas dun sa poon Nazareno, di ba? So, parang, it's being treated na talaga, kung matitignan yung ginagawa, yung actions nila, parang it's really being treated as an idol in and of itself. Na isa pang question dyan is, bakit iba yung pagtrato sa, let's say, yung Black Nazarene, iba yung ibang image ni Jesus, magbigay na lang kayo ng example, no?
Okay, mas maganda siguro, mas madali maintindihan kay sa Blessed Virgin Mary. Yung image siya ng Preña Francia, yung image ng Mary Help of Christians, yung image ng Queen. Diba? Iba-iba siya eh. So bakit iba-iba yung treatment? Iba pa ba yung Mary Help of Christians? Iba ba yung Mary, ano pa ba yung mga iba ba image ng Preña Francia, for example? Diba? Iba pa ba yun? Makikita naman natin based on the actions, on ng acts ng mga tao na hindi lang siya basta nagiging reminder. In fact, yung Ark of the Covenant, bawal hawakan ng mga tao yun. Kaya nga si Uzziah, si Uzza namatay, di ba? Nung hinawakan niya kasi malalaglag. Sinalo niya ng kamay niya, namatay siya. Kasi nga, bawal hawakan. Pero yung nangyayari niya, is na complete opposite. Talagang pinaghahawakan, pinagpupunas-punasan, hinahalik-halikan. So, based on, pag mayroong ibang taong nakakita, kahit in third person, no, na makakita doon sa mga ginagawa ng mga deboto, they will not be able to distinguish worship from veneration. Niluguran mo, hinalik-halikan mo, di ba? Pinunas-punasan mo. Kahit sinong tao makakita nun, mas, kumbaga matitisod, mas stumble, at dahil iisipin niya, sinasamba yung rebulto. And in fact, sabi nga ni, doon sa libro ni, na Byzantium in the Iconoclast era, noong 680 to 850 AD, na sinulat ni Leslie Brubaker and John Haldon, sabi nila doon, there is little support for a cult of sacred images in pre-iconoclast Byzantium. The textual and material evidence agree that sacred portraits existed. But there is no indication that these images received special veneration in any consistent fashion before the late 7th century. So yes, may mga images nung araw, before pa nung, even before the Second Council of Nicaea, but they were not used for special veneration. Nandun lang sila. Okay lang naman, nandiyan lang yan, di ba? So serve as reminders. Pero yung i-venerate, doon makikita natin, I attended a, naka-experience ako mag-attend sa isang, isang Eastern Orthodox Church dito sa atin, sa Parañaque. Doon talagang pagpasok ng mga tao sa simbahan, talagang makikita natin na hinahalikan nila yung icons, di ba, na talagang nagkinahawakan nila, tapos nagsasign of the cross sila. Yung sign of the cross sila, baliktad eh. Dito muna, bago doon. Kahit sinong ibang tao makakita, ang magiging impression talaga is merong pagsamba. It's very difficult. In fact, it's impossible to tell the difference between the action of veneration and the action of adoration. And ito para yung sabi naman dos ni Humphreys dun sa book na Companion to Byzantine Iconoclasm, pages 47 to 48. It was part of the religious common sense of the classical world that images of the gods could and should be made, some of which could and should be the focus of various cultic practices. For presumably many viewers, the cult statue was more than a simple representation, a reminder, or a useful focusing tool for worship. Ang kultura talaga nila nung araw is, ang tingin nila sa isang image is, hindi lang basta representation or reminder, kundi talagang pang-focus sa worship, sa pagsamba, which is very dangerous. Kasi, hindi naman kahit anong ituro natin, kahit anong turo natin sa mga tao, lalo na dito sa Pilipinas, na folk Catholicism ang meron tayo, hindi mahirap alisin o hindi natin maaalis sa kanila yung act nila na tendency na sambahin talaga mismo yung image. In fact, ang dami ng superstition, di ba? Bawal ganito yan, yung imahe na yan, bawal mo yan ipatong sa dito, bawal mong, di ba, ang dami, kahit sa Bible nga lang eh, bawal mong ibato yung Bible, bawal mong tapakan, bawal mong whatever. Di ba, ang daming mga kono nung superstition na hindi naman natin makontrol, hindi makontrol ng mga pare. Kati nga yung pagpipenitensya at pagpapako sa cross, nahinto ba yun? Kaya ba ihinto ng CBCP yan? Hindi rin. Pero pag ini-interview sila sa TV, di ba, sinasabi nila, hindi official practice yan, we highly discourage it. Pero ba't din niya pigilan? Mali na nga eh. Tulad na lang itong recent na nangyari sa San Juan, yung basaan na yan. Ang daming nagreklamo, ang daming nakawawa, ang daming nagagalit. Ako mismo, nakita ko yung videos, galit na galit ako. Ang sarap pagisa ng Granada, di ba? Yung mga rasquater at tambay na binababasa ng mga tao. Binubuksan pa yung pintuan ng mga truck at hinukos yung loob. Nakakagalit talaga. Celebration daw ito ng pista ni San Juan.
Pero bakit hindi mahinto? Napakalaking perwisyo. Ilang taon nang nakaka-perwisyo yan. Meron hindi nakatanggap sa trabaho dahil nabasa yung dokumento niya, nabasa yung damit niya, tapos sinuugapan nila yung mga sasakyan. Kumbaga, napakaraming, my point is, napakaraming tradisyon dito sa ating bansa, no? And I'm sure, ganun din usually sa mga Hispanic countries. Makikita natin common ito sa mga bansa na nasakop ng Spain at Portugal, eh. Hindi natin ito makikita sa ibang European countries or sa US, eh. Maraming excesses na sinasabi, officially, mali yan, officially, ganito yan. Yeah, pero ano nagawa ng Catholic Church? Napigilan ba? Nagpapatuloy pa rin, eh. So, sabi nga ng mga tao, eh, itigil na lang yung fiesta na yan, yung squatter festival na yan, nang babasa. Altogether, itigil yan. Kasi una, kahit magbigay kayo ng rules na bawal yung gawin to, bawal yung gawin yan, ginagawa pa rin nila, eh. So, parang just to be safe, tulad ng ginawa ni King Hezekiah, di ba niya sa 2 Kings, na okay, officially, hindi talaga sinasamba yung bronze serpent na yan, pero dahil may tendency talaga at ngayon na sinamba na nag-alay na yung mga tao doon, pinawasak niya na. So to avoid the appearance, the tendency, the temptation, para it would be more prudent and safe to remove or not use, avoid the use of these images in certain contexts. Not man all. Wala naman. Kasi nga, I fully agree kay Brother Dwayne, no, na talaga namang hindi absolutely masama or idolatrous ang lahat ng images. Andun na tayo, given na yan, wala tayong pagtatalunan doon. Pero, pagdating sa actual practice, ano ba talaga nangyayari? I think yun yun, eh. Panoorin na lang natin sa TV yung pada January na pista ng Black Nazarene, eh. Di-deny nila, hindi raw idolatry yan. Pero tingnan natin yung ginagawa nila, come on. Hindi ba parang mga sobrang fanatic o nagkakatapakan, nagsistampid, sobrang siksikan? Ang tanong ko lang dyan, bakit kailangan niya makipagsiksikan para mahawakan yung image na yun o dumunta doon sa lugar na yun? When God is omnipresent, bakit kailangan makipagsatala ng magdusa at para marami ng superstition, eh, na meron pang panata, di ba? Na para matupad yung pinagdadasan nila, kailangan makompleto nila itong panata nila. Or may hiniling sila, binigay, it was granted, so kahit may panata sila na mapupunta sila doon taon-taon. It's all superstition na unbiblical lahat. We may agree. We, as a Baptist, as an evangelical, I may agree with the official position of the Vatican. I may agree with what the Catechism of the Catholic Church says. Perhaps, although I don't, with the Seventh Ecumenical Council. But in practice, ano ba talaga yung nangyayari? Yun ang siguro. Kaya kami, in our case, even though, yeah, sabi ko nga, itong libro na meron ako dito, Baptist ang author niya, pero may image ni Christ. Wala naman problema doon officially. Pero just to be sure, just to be safe, we don't put images in our churches na pagtutuunan ng focus ng dasal, ng pagsamba, just to be safe ba, for prudence. Kasi tao tayo, we're prone to temptation. Di ba? Yun lang naman so far. And teka, meron pa ba? And actually, meron pa ako mga ibang quotes dito, eh. Sabi nga, ito, from the same book, ano, nung Figural Images in Christian Thought and Practice before 500 AD. Sabi nung, the fundamental problem early Christian critics identified aimed less at the simple existence of iconic statues or paintings of the gods than on the ways viewers treated those subjects. Or objects rather, not subjects, treated those objects. In other words, they identified idolatry with ritual actions more than with the objects themselves. Ayun, actually, yun yung sinasabi ko, eh. Diba na, hindi naman issue talaga yung pagkakaroon ng images, but more of kung ano yung ginagawa ng tao dun sa mga images na yun. Yun yung naging issue din nung, yan, and this was for 500 AD pa yan, ha. So ang sabi nga ni Muncius Felix Octavius sa book na Ante-Nicene, isang book set yan, Ante-Nicene Fathers. Sabi niya doon sa footnote, why do they endeavor with such pains to conceal and cloak whatever they worship? Why have they no altars, no temples, no acknowledged images? Itong sumulat nito is a pagan. Pagan to, eh. So, pagan Roman siya, no? So, nagtataka siya nung panahon ng before the Council of Nicaea, bakit daw walang mga images itong mga Kristiyano na to? Bakit tinatago daw nila?
Why do they have no altars, no temples, no acknowledged images? So siya mismo, isang pagano, nakita niya yung pagsamba ng mga Kristiyano. Bakit? Siyempre sila, mga pagano, sanay silang may mga rebulto, di ba? Nila Zeus, Roman to, iba na pangalan ni Zeus, Jupiter, si Zeus doon, di ba? Ni Jupiter, ni Minerva. So yun ang sanay sila sa ganun eh. Pero nung nakita nila yung pagsamba ng mga Kristiyano during the Roman Empire, sabi nila, kakaiba itong mga to. Iba sila. Then this was, kakaiba kasi wala silang ginagamit ng mga images na dinadasal nila. Hindi tulad natin. Yung mga templo natin, punong-puno yan ng iba't ibang mga images ng mga Diyos-Diyosa namin. Origen, sabi ni Origen, nung sa kanyang book na Contra Celsus, sa page 627 na Antinicene Father, sabi niya na, being taught in the school of Jesus Christ, having rejected all images and statues. So, noong time pa lang ni Origen, talagang kahit, even before the Second Council of Nicaea, no, they were really rejecting the use of images and statues when it comes to worship. Ano pa ba? Meron pa ba? Yeah. And sabi rin ni, continue, no, sabi ni Origen, it is in consideration of these and many other such commands that Christians not only avoid temples, altars, and images, but are ready to suffer death when it is necessary, rather than debase by any such impiety the conception which they have of the Most High God. At sabi ni Clement of Alexandria sa kanyang work na Stromata, works of art cannot then be sacred and divine. At sabi ni Tertullian on idolatry, but when the devil introduced into the world artificers of statues and of images and of every kind of likeness, that former root business of human disaster attained from idols both a name and a development. Thenceforth, every art which in any way produces an idol instantly becomes a fount of idolatry. And according to Lactantius, sa kanyang Divine Institutes, wherefore, it is undoubted that there is no religion wherever there is an image. For if religion consists of divine things, and there is nothing divine except in heavenly things, it follows that images are without religion, because there can be nothing heavenly in that which is made from the earth. There is no religion in images, but a mimicry of religion. That which is true is therefore to be preferred to all things which are false. Earthly things are to be trampled upon, that we may obtain heavenly things. And from sabi ni Arnobius sa kanyang work against the heathen, what then, without these, do the gods not know that they are worshipped? Kailangan ba talaga may image? Magwawalang imahin, hindi alam nung Diyos na siya yung sinasamba. And I continue, he continues, no? What greater wrong, disgrace, hardship can be inflicted than to acknowledge one God and yet make supplication to something else? To hope for help from a deity and pray to an image without feeling. And the canon, lastly, no, canon 36 of the Synod of Elvira, which is a local synod, sabi doon, pictures are not to be placed in churches so that they do not become objects of worship and adoration. Actually, marami pa ang quote niyan. Ang point lang naman, what I'm just trying to prove, no, or to show, is that prior to the Second Council of Nicaea in 787, at the early church fathers in the practice in the Catholic Church, when I say Catholic, the universal, no, is talagang just to be safe, they're avoiding the use of images in worship. Na okay lang merong images, pero yung gamitin siya sa pagsamba at sa pagdasal, eh, mas mabuti nilang iwasan na lang. Kasi nga, sabi ni kaninang kinote ko, delikado eh. Kasi may tendency talagang sambahin ng tao yan. You know? And meron lang quote, parang anecdote. Merong kwento si Epiphanius sa kanyang letter. Kinuwento niya, letter niya, no? Sabi niya, I came to a villa called Anablata, and as I was passing, saw a lamp burning there. Asking what place it was, and learning it to be a church, I went in to pray, and found there a curtain hanging on the doors of the said church, dyed and embroidered. It bore an image, either of Christ or of one of the saints. I do not rightly remember whose image it was. Seeing this, and being loath that an image of a man should be hung up in Christ's church, contrary to the teaching of the scriptures, I tore it asunder,
and advised the custodians of the place to use it as a winding sheet for some poor person. I beg that you will order the presbyter of the place to take the curtain which I have sent from the hands of the reader, and that you will afterwards give directions that curtains of the other sort you may images, opposed as they are to our religion, shall not be hung up in any church of Christ. A man of your uprightness should be careful to remove an occasion of offense unworthy alike of the church of Christ and of those Christians who are committed to your charge. So yung accusation din sa mga evangelicals at sa mga Protestants, by the way, not all Protestants naman not all Protestants absolutely reject images, di ba? Yung mga Lutherans meron, Anglicans meron. Ang point na is, what I'm trying to illustrate is that hindi lang naman mga Protestante or evangelicals ang against sa use ng images. Matagal na yan. Even before the Second Council of Nicaea, during the, yes, as I quoted, early church fathers and leaders, talagang hindi nila ginagamit yan. They were really avoiding the use of images. And even during the time of St. Augustine, so doka sa kanyang sermon on Psalm 115, sabi niya, no, and I quote St. Augustine to, "But it will be said, we also have very many instruments and vessels made of materials of metal of this description for the purpose of celebrating the sacraments, which being consecrated by these ministrations are called holy in honor of him who is thus worshipped for our salvation. And what indeed are these very instruments or vessels but the work of man's hands?" So ito daw, yung mga vessels, diba? Yung mga ciborium, yung kalis, okay yan, walang problema dyan. And he continues, "But have they mouth and yet speak not? Have they eyes and see not? Do we pray unto them? Because through them we pray unto God. This is the chief cause of this insane profanity, that the figure resembling the living person, which induces men to worship it, hath more influence in the minds of these miserable persons than the evident fact that it is not living, so that it ought to be despised by the living." So he was comparing yung mga tools na ginagamit sa liturgy, yun nga, yung mga ciborium, yung mga paten, di ba, mga metal yan eh. Well, okay lang yun, kahit nagawa-gawa lang din ng kamay ng tao yun, pero wala naman kasiang mata, walang bibig, walang tenga that could not see, hear, or taste. In as opposed to those mga sacred images or idols or icons na merong mga ganun, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, pero walang senses. So sa kanya, kinumpare niya ni St. Augustine yun na okay lang yung former, yung mga tools, pero yung images, mukhang hindi siya komporme doon. Kasi delikado nga, kasi sabi nga niya, yung minds daw, yung mga utak, yung mga isip daw ng miserable persons, di ba, nai-impluensyahan sila na sambahin yun. Kasi nandiyan eh, temptation yun eh. Si Gregory, no, sabi niya, sa kanyang book 9, letter 105, "It has come to our ears that your fraternity, seeing certain adorers of images, broke and threw down these same images in churches. And we commend you indeed for your zeal against anything made with hands being an object of adoration. But we signify to you that you ought not to have broken these images, for pictorial representation is made use of in churches for this reason, that such as are ignorant of letters may at least read by looking at the walls what they cannot read in books." Sabi lang, huwag iwasakin. Sobra naman, huwag tayong maging iconoclast, wasakan natin lahat ng images. Kasi may gamit din naman yung images eh. Tulad ng yun, I mentioned earlier, didactic use. Maraming tao nung araw, illiterate, hindi naman nila kaya magbasa ng Bible bukod sa napakamahal at napaka-rare na magkaroon ng copy ng scriptures noon. Ang paraan lang na para matuto sila is through pictorial representation. So okay lang yun. Kaya nga may mga stained glass, windows. Meron sa mga simbahan, may mga painting or icons na kinikwento yung buhay ni Jesus Christ, yung passion, death, and resurrection niya, di ba? Walang problema doon because that's for didactic purposes, for teaching people. But once it is used, these same images are used for worship, for prayer, which we cannot, as I've said, we cannot distinguish between adoration and veneration naman talaga. And the temptation is always there. Kahit yung tao mismo, hindi niya masabi. Siya mismo eh. Hindi niya mismo masabi kung pagsamba na ba itong ginagawa ko o
veneration ba to, adoration? Come on, the normal, regular layman does not know those things. Hindi niya alam yung distinction nun. There's a very thin line that separates veneration from adoration. And as I've said also earlier, even in the New Testament, walang distinction ang veneration sa adoration. Yung proskuneo at yung latria, there's no distinction. So talagang ayaw nire-reject nila lahat yan. To be safe, so ang position namin is, to be safe, mas mabuti pang iwasan yung paggamit ng images when it comes to worship, prayer, yung pinoposition niya, nakita naman natin kung paano umaamak yung arte o yung actions ng mga tao na during the processions, diba? So, itigin na lang just to be safe. Although, hindi naman lang sasabi tanggalin lahat ng images kasi nga may gamit din yan eh. As reminders, for teaching, walang problema yan. For display, diba? Walang problema yan. Brother Dwayne, any comment? Unang-una, sinusundan ko yung kaliwanag ni Attorney Terrence. Maganda kasi iniulit-ulit niya. Unang-una, kapag hindi naman sinasamba yung mga imahin, walang paglalabag na nangyayari or idolatry dyan. At yun din ang consistent na view ng ating simbahan. Unang-una, no, doon sa sinasabi niya na kapag hindi mo naman talaga malalaman kung ano yung nasa isip at sa puso ng tao, kung sumasamba ba talaga siya o yun ay ginagalang niya, agree ako doon kasi yun naman talaga ay totoo, no? Ang importante dito, yung official talaga na turo ng ating simbahan doon sa CCC, maliwanag doon. At saka, of course, yung turo na consistent ng ating simbahan, hindi pinapasamba yung mga larawan. Kasi nga, yun ay paglabag sa pinakaunang utos ng ating Diyos. Now, of course, yun naman ay tanggap natin na hindi lahat ng mga Katoliko ay perpekto. At alam ka naman, kahit sa mga Baptist din naman, wala namang perpektong mga Baptist na lahat ng Baptist ay sumusunod sa turo ng simbahan nila, no? Kasi biblical ito na pag-uusap. Kung titingnan natin doon sa isa-isahin ko na ano, no, na i-quote yung mga na ibang na mga na-mention ni Attorney. Doon sa mention niya kanina, okay yung sinabi ng isang church father na doon sa Psalm chapter 115, no. Ang problema kasi doon, maraming gumagamit ng talata ng passage na yon maliban sa Exodus chapter 20 verse 4. Binabasa nila from verses 4 to 7 pero hindi nila binabasa yung 8 kasi yung sa verse 8 maliwanag doon na ito ay tumutukoy talaga sa false gods, no, or sa mga diyos-diyosan. Kahit pero doon sa verse 4 nandoon naman yung word na Hebrew word na atzab. Ito ay synonym ng Hebrew word na pisel, which is yun ay tumutukoy talaga sa diyos-diyosan. Hindi lang meron kasing nagbibigay ng definition na kumo yung ribulto na merong bibig, hindi makapagsalita, merong mata, hindi makakita, merong tenga, pero hindi makarinig. Ito daw ay tumutukoy sa mga diyos-diyosan. Kahit doon sa ano naman, sa mga, limbawa, yung mga statue doon sa 1 Kings chapter 10 verses 19 to 20, meron din namang mga parts ng katawan yun, pero hindi naman gumagalaw. Pero hindi naman yun itinuturing ng mga diyos-diyosan. Now, pinaka-importante dito, yung church natin, niliwanag, ano talaga ang official na doktrina ng simbahan. Uulitin ko ha, kung ang Katoliko ay nasa puso talaga niya or nasa isip talaga niya na yung imahin na yon or yung ribulto na yon ay Diyos, yun ay paglabag talaga sa first commandment. Now, ito ha, doon sa Hebrew Bible, sa Habakkuk chapter 2 verse 18, mababasa natin doon yung Hebrew word na tumutukoy sa pisel bilang omore shaker. Anong ibig sabihin nun? The lying oracle, na para sa mga scholars, yung idols produces lies. Ngayon, hindi natin pwedeng ituring sa lahat ng mga imahin yung ganong kahulugan ng nasabing Hebrew text. Kasi, limbawa,
may mga tao na, di ba, yung imahe ng ating Panginoong Isus na nakapako sa cross, no? Kahoy yun, hindi naman yung Diyos, no? Or hindi natin tinuturing yung na Diyos-Diyosan. Pero, hindi natin ma-deny na nung tumingin yung mga tao doon, halimbawa, merong mga tao na nung tumingin sila doon, na-remind sila na matutong magpatawad doon sa mga taong nagkasala sa kanila. Contrary sa sinasabi nung Habakkuk chapter 2 verse 18 na yung image ng idols ay tumutulak sa tao na gumawa ng kasalanan, ito namang may mga imahen ng Panginoong Hesus na nakapako sa cross na nagtulak sa tao na magpatawad, kasi nga nalalala nung time na ipako ang Panginoong Hesus sa cross, of course pinakita niya ang hindi ma-missure na kapatawaran o love doon sa mga tao. So nag-remind yun sa ibang mga tao nung tumingin sila doon. Of course, ulitin ko, hindi yun Diyos, yung kahoy na yun, pero yun ay nag-remind sa mga tao na magpatawad. And another one, kung saan marami pang cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Dito sa province of Capiz, marami din ang naging cases ng suicide. Nagpapakamatay yung mga kabataan. Marami sa mga kabataan ang nag-change ng kanilang desisyon nung panahon na nakita nila yung imahin ng cross na nakapako ang Panginoong Hesus. Kasi ito daw ay nag-remind sa kanila na wala pa sa kalangkingan ng sufferings ng Panginoong Hesus ang kanilang mga sufferings. So ito ay nag-remind sa kanila na mag-change. Alam natin kung gaano kalaking kasalanan yung pag-suicide, di ba? So yun ay nag-push sa kanila na mag-change ng kanilang desisyon. So yun ay mabuti, no? And of course dito sa yung gaano baka kalaki ang maitulong nung paggamit ng mga images. Sabi dito sa Enterprise Press, ito ay images can strongly influence the way we act, no? Ito ay nagre-remind sa atin, halimbawa, di ba, alam naman natin, merong mga kabataan, pag nanood sila ng mga porn movies, ito ay nagtutulak sa kanila, merong malaking impluensya sa kanilang pagkilos, kasi doon na naka-register sa kanilang mind yung mga hindi magandang actions. Pero yung mga images na nakikita, halimbawa, yung mga images ng mga santo, images ni Mama Mary, images ng Panginoong Hesus, of course hindi yun mga Diyos, pero yun ay nagpapaalala sa mga tao, halimbawa yung mga santo, no? Yun ay nung nabubuhay pa sila, yun ay dumaan din ang mga taong yun sa mga problema, sa mga pagsubok, pero hindi sila nag-give up, no? Sa kanilang pananampalataya o pananalig sa Panginoong Diyos, yun ay nagre-remind sa maraming mga Katoliko na sila din ay maging matatag sa mga pagsubok. And I don't think na yun ay katulad nung sinasabi doon sa Habakkuk chapter 2 verses 18 to 19 na sinasabi doon na ito ay the lying oracle, yung idols. And of course dito sa research na ginawa ng mga students ng University of Michigan na ang sabi doon ay ang images, they help us learn and remember, no? Yun ay makakatulong mismo. Halimbawa, doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22 verse 37 na ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo or sa isip mo. Of course, 'di ba? Yun ay magpapaalala sa atin na kasi hindi naman lahat ng tao aware kung gaano talaga kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. So no, doon sa Romans chapter 5 verse 8, no, nakasulat doon kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross. So hindi kasi sabi ni attorney kanina, hindi lahat ng tao nakakabasa ng Biblia, pero may mga simple lang na pananampalataya. So somehow, no, yung paggamit ng mga images nakakatulong din sa kanila, at iba yun doon sa epekto nung sa Habakkuk chapter 2 verse 18 na yung mga image ng mga false gods ay nagproduce ng lies, no? Sabi dito, ng ikot ko itong
aklat na isinulat ng isang kilalang Protestant biblical scholar na si Dr. Bruce Woltke sa kanyang aklat na An Old Testament Theology, An Exegetical Canonical Antimatic Approach sa page 417. Sabi niya dito, I would support the making of images, of icons. Many make use of icons in their worship and it serves as a wonderful expression of faith and art. Si ano po ito, si Bruce Woltke ay hindi lamang, ito ay iginagalang talaga at kilalang Protestant Biblical Scholar. Ito ay isa sa mga nag-aral ng pagka-doctorate doon sa Harvard University kung saan maraming mga scholars na nanggaling doon. So sabi niya dito, ito ay somehow nakakatulong sa mga tao, sa kanilang mismo, sa kanilang expression. Ito po ay, sabi niya ito, it serves as a wonderful expression of faith and art. Pero liliwanag ng Catholic Church kung ano ang dapat nating gawin doon sa mga imahen, kung ano lang ang dapat doon at hindi ito pinapasamba. Kung meron ng mga Katoliko na lumalabag dito, of course meron din namang mga Baptist na lumalabag din naman doon sa mga ano, sa mga itinuturo ng Baptist Church. So again, hindi lahat ng Katoliko ay of course perpekto. Of course ang ating simbahan ay ang importante doon ay hindi nagkukulang doon sa pagpapaliwanag sa lahat ng mga membro ng ating simbahan. Follow-up question ko sa iyo. Yung sinabi kanina ni Attorney na yung Ark of Covenant, di siya pwede compare sa mga sacred image. Any comment on that, Brother Ding? Sa kagaya ng sinabi ng iba, doon sa Ark of the Covenant, na hindi naman talaga, hindi naman yun sinasamba, ako doon, agree ako doon na hindi naman talaga sinasamba. And of course, ganun din naman tayo, no? Ang yung keynote kanina nung sinabi ko doon sa ano sa Joshua chapter 6 verses 6 to 8. Katulad ng mga imahe natin sa Holy Week pag ipinaprocession, no, na isa sa mga purpose doon ay para maalala ng mga tao kung gaano talaga kalaki ang pagmamahal ng Panginoong Hesus nung namatay siya sa cross at sa kanyang mga sufferings. So yun ay nagsasilbing paalala lamang, pero pag sinamba yun, kapag itinuring talaga yun na Diyos. So yun ay lumalabag na mismo, hindi lamang sa aral ng Biblia, maging sa aral ng ating ating simbahang Katoliko. At ako, mamaya siguro baka itanong mo yung tungkol sa pagluhod, hindi naman lahat ng pagluhod ay pagsamba. Nakadepende pa rin yun sa intensyon ng tao. O kapag ang intensyon talaga niya ay halimbawa yung na banggit kanina ni Attorney, yung mga pagpunas ng panyo, paghalik, pagluhod, nakadepende pa rin yun sa intensyon ng tao kung ito ay sinasamba niya o hindi. Kahit nga yung nakatayo, kahit hindi naman nakaluhod, hindi siya pumunas ng panyo, hindi siya nagprosesyon, kapag talaga nasa puso niya at sa isip niya na sinasamba niya yung imahen, that is idolatry. Attorney, tingin mo, nakakatulong ba sa paglilingkod natin sa Diyos sa pagkakaroon ng mga image? Sa amin, it's unnecessary. In fact, if you will see and really observe us when we pray, nakapikit kami. Madalas, magmanood kayo ng 700 Club o ng mga preaching o ng mga sa YouTube ng mga worship services ng iba't ibang churches. More often than not, almost always, even whenever we pray, we close our eyes. So we don't need to be looking at a certain image to focus our prayers there. But more of, wala, pumipikit niya kami. Diba? So sa amin talagang walang gamit yung images when it comes to prayer. Now, as I said earlier, kung pinag-uusapan natin yung nabanggit ni Brother Dwayne is didactic or para magturo, walang problema doon. Diba? Gagamitin yung images para magturo ng biblical stories ni Jesus Christ, walang problema doon. Pero yung ipoprocession mo siya o ilalagay mo siya sa simbahan, sa kapilya, para dasalan, tigan, parang yun na nga, veneration, which we really cannot distinguish naman talaga from adoration pag tinignan yan. And as I've said, that distinction is recent. Wala dati talaga yung distinction na yan. Hindi talaga siya kailangan. It's really unnecessary and we don't find it helpful at all. Pwede namang wala ka. Pumipikit na lang kami. Diba? Hindi man kailangan. Kasi God is, sabi ni Jesus, diba? God is spirit, and his worshippers must worship him in spirit and in truth, in John chapter 4.
Eh, sabi nga ni Jesus, hindi naman, sabi nga niya doon sa woman at the well, hindi naman importante kung dyan ka sa bundok na yan o sa Jerusalem ka sumamba, kahit nasaan ka, o walang problema yan. Kasi nga, God is spirit. Diba? Omnipresent si God is omniscient. So, hindi naman siya limited sa isang locality, hindi siya limited sa isang place, hindi siya limited sa isang image, o bakit kailangan mo magpakahirap, ba't pumunta sa isang lugar na kakaiba yung nandun lang yung image na yan, bakit iba ba yung image ni, iba ba yung Jesus na Nazareno sa Jesus na meron kang naribulto mo sa bahay, parang yun na yun, iba pa ba yun? Yun eh, and yun na nga, it's really unnecessary. And just to be safe, mabuti lang, wala. Yung kinote ni attorney na nakasura sa John 4:24, yung God is Spirit, no? Maliban sa Exodus chapter 20 verse 4 at Psalm chapter 115 verse 4 to 7, ito ay isa rin sa mga kinu-quote laban sa Catholic Church, no? Pero titingnan natin, no? Gusto kong i-quote yung nakasulat sa commentary ni Dr. D.A. Carson, isang kilalang Protestant biblical scholar, ang commentary niya sa The Gospel of John, no? Yung verse na yon, tumutukoy yun kasi alam natin yung sa history kasi merong hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo at saka mga Samaritans, no? Meron tayong Masoretic text, pero yung ano, yung mga Samaritans, meron silang Samaritan Pentateuch, no? Sa textual criticism ginagamit 'yon. Pero of course, yung pag-uusap na pala na 'yon kung bakit sinabi 'yon, according kay ano, kay D.A. Carson. Dahil nagtatalo kasi yung mga Hudyo kung at mga Samaritans kung saan doon sa samba. Kaya sinabi yun ng ano na parang wala doon sa ano eh. Wag dapat magpagalingan sila kung saang templo sa samba, sa sino yung magaling. Kasi kahit saan naman, sabi doon, eh, God is spirit. Now, I think sa nakikita ko, hindi naman sa gabal na kung ganun pala ang hindi na kailangan ng imahin, di sana doon pa lang sa First Temple, pinangtanggal na yung mga imahin doon sa Second Chronicles 3:10. Tapos doon mismo sa ano, sa Second Temple na naniniwala din ang mga ibang mga Protestant Biblical Scholar katulad ni Dr. Del Alison na yung visible yon sa mga tao na nagpe-pray doon na yung kurtina mismo merong imahin. No, of course tayong mga Katoliko din naman pag nagpray na nakapikit din naman, no. Paano nga ba nalalabag ang nating mga tao ang tinawag nating idolatry sa paggamit ng mga imahen? So gusto kong puntahan yan, no? At may nakita akong lima na, at of course hindi natin ginagawa natin ito. Tayong mga Katoliko, hindi tayo lumalabag sa itong isi-share ko na ito, no? Of course, una, nalalabag lamang yung idolatry sa paggamit ng mga imahen. Una, kapag ang intention talaga ng paggawa ng imahen ay ginawa mo talaga ito, una sa lahat, na ito ay isang idol. So maliwanag yan, uulitin ko yung Hebrew word na pisel at yung Hebrew word na pasel na nakasulat doon sa Exodus chapter 20 verse 4, Habakkuk chapter 2 verse 18, and Isaiah chapter 44 verse 9 at saka Isaiah chapter 42 verse 8 na parihong nanggaling sa verb na pasal means to you or to cut, which was done to create an idol. Ibig sabihin talaga gumawa ng imahin para talaga ang intention, ang imahin nito ay para sambahin. Pangalawa, malalabag natin ang pinakaunang utos ng Diyos or magkakaroon ng idolatriya kung yung ginawa mong imahin mismo ay tinawag mo talaga na Diyos mo. At super, wala pa naman akong naririnig or nakikitang matinong Katoliko na humaharap sa isang imahin na tinatawag niya itong Diyos kita. Kasi ito pong sinasabi doon sa Hebrew Bible, sa Hosea chapter 14 verse 4, no? At Hosea chapter 14 verse 3 ito sa mga English translation. So meron ako ditong na hindi ko din alam kasi yung Biblia Hebraica Stuttgartin siya ko yung Hebrew Bible. Pero ito ang sa Hebrew text, no, babasahin ko yung nakasulat is Numarod Eloheno lima ase yadino.
na ang kahulugan nun ay we will say no more our God to the works of our hand. So ibig sabihin, kapag talaga dumasal ka doon, no? Meron, halimbawa, hindi naman problema yung mga imahin sa loob ng ano eh, ng chapel o ano, kahit sa ang lugar dyan or side inilagay, sa gilid or sa gitna. Pero kapag talaga tinawag mo yung imahin, ikaw ay Diyos ko or Diyos kita, yun ay paglabag sa unang utos ng Diyos or yun ay idolatry. And so para wala pa naman ako nakikitang matinong Katoliko na gumagawa ng ganun. Pangatlo, yung itinuturing mo talaga na yung rebulto, imahin or statwa na ito ay may sariling buhay, no? Katulad ng tunay na Diyos, yun ay idolatry. At wala pa naman akong narinig na official sa mga teachings ng mga pare or maging sa teaching nating simbahan na nabasa ko na merong ganyan, no? Katulad ng mababasa natin sa Habakuk chapter 2 verse 19 sa Hebrew Bible, sabi dito, Hoy omer laets haketsa ore leeven dumam hoyore. Na sa Tagalog, sa aba niyang nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Wala pa naman akong narinig na isang matinong Katoliko na sinasabihan niya ang kahoy or sementong ribulto na bumangon ka, gumising ka, no? Pang-apat, yung sa New Testament na palaging kinu-quote ng mga ibang mga anti-Katoliko na yung sa Romans chapter 1 verse 23, kasi ang nakalagay doon may Greek word na ikonos, sabi na nila ikon naman yung nakalagay, hindi yan idolon. So ibig sabihin ang imahin ay bawal pa rin. So tingnan natin yung Greek grammar, at nakasulat doon is elaxan ten doxan. Yung ibig sabihin, they exchange the glory, no? Kapag yung talaga ang yung imahin na talaga ang sinamba mo bilang Diyos mo at hindi yung tunay na Diyos, kaya nga isinalin ang Romans chapter 1 verse 23 ng contemporary English version ng American Bible Society bilang they don't worship the glorious and eternal God, instead they worship idols. So yun talaga ang bawal. And of course, yung napaka-importante na titingnan natin yung cultural context ng nasabing talata. Hindi yung meron lang tayong proof texting na maipapakita sa tao ay inat na yon. So, halimbawa, itong nakasulat sa aklat na The New Testament in Antiquity na isinulat ng mga Protestant Biblical Scholars katulad ni Green, Kohik, at ni Birds. Ito ay sinulat, no, sabi dito, a survey of the New Testament within its cultural context. Sabi sa page 322, sinasabi doon na merong mga false gods talaga doon sa nung unang panahon doon sa Roma. Kaya hindi tinutukoy doon ang lahat ng imahin kundi yung mga pagan gods, no? Na yung templo mismo doon ay merong mga pagan gods. And then ang panglima, yung nakasulat sa madalas ginagamit din ng mga anti-Katoliko, yung Acts chapter 17 verse 29. So ang nakasulat doon is Opelomen nomisen. Nang ibig sabihin, we should not think. Ibig sabihin, nalalabag natin yung first commandment or nangyayari yung idolatry kapag inisip natin na yung ribulto, larawan o imahin, yun talaga ang Diyos. At sinasabi dito sa doon din sa page 143 ng The New Testament in Antiquity na isinulat ng mga Protestant Biblical Scholars, nang comment dito, doon mismo sa Roman agony sa Athens, puno mismo ng templo, ng altars, ng mga false gods or mga imahin na ginawa talaga para sambahin ng mga tao. Sinasabi dito, nire-remind tayo na kahit man lang sa isip, huwag nating isipin na Diyos yung mga ribulto. Ang problema dito, pwedeng tamaan dito yung mga ibang mga tao na kahit hindi naman talaga yun iniisip ng mga Katoliko na Diyos yung mga ribulto. Pero sila yung nag-iisip, pinipilit talaga nila sa isip nila na Diyos yung mga ribultong yun na hindi naman iniisip ng mga tao. Pati sila magiging guilty dito kasi sabi dito, we should not think. Ayan. So itong mga limang ito, para doon sa mga matitinong Katoliko,
wala pa naman akong nakitang nilabag ito ng mga matitinong mga Katoliko. At ito ay mismo hindi rin kumukontra sa aral or official na aral ng ating simbahan. Yun nga lang, mas maraming hindi matino eh, no? hindi naman lahat perfecto. Hindi, pero mas maraming hindi matino. Kasi nga, based on study talaga yan eh, na yung Catholicism sa Pilipinas is folk Catholicism. Iba siya eh. Iba siya dun sa official Catholic talaga. Di ba? Iba yung official na, ito yung sabi nga ng brother din, tama. Ito yung official na turo, pero yung meron tayo dito sa Pilipinas, is iba, medyo iba siya dun sa official version ng Roman Catholicism. Pero meron ako suggestion dyan, ha? Dahil pareho naman tayo ng bio, mag-Katoliko ka na lang, attorney. Tulungan mo kami dito para magturo sa mga Katoliko na mapaliwanagan sa tungkol sa bagay na yan. Actually, kami mga Baptists, we view ourselves as Catholic. Kaya nga itong book na pinakita ko kanina, di ba? Ayan, ang title nito. Sabi ko, Baptist professor, seminary professor, sumulat ito. Teka, parang malinaw, no? Teka, ayusin ko. Tanggalin ko muna itong, ano, itong effect. Paano ba tanggalin ito? Sa setting, attorney. Ayan. Nakita niya na? Ayan, the Reformation as Renewal, na ni Matthew Barrett. So ayan, retrieving the one holy Catholic and Apostolic Church. And in fact, meron pang mga libro din na the Baptist tradition and the, parang I forgot the title, e-book. Meron akong book, kaya lang hindi ko makukuha. Wala sa akin ngayon. It's about Baptist Catholicity din. So we really consider ourselves as a part of the Catholic small c, the universal church, no? And if I may just give one, kasi sa totoo lang, hindi naman natin masresolve talaga tong issue na to. Pinagkatalunan ito for centuries eh. Pero sabi nga ni Jensen dun sa book na An Iconism in the First Centuries of Christianity, page 421. The exchange between Gregory and Serenus shows that the Christian problem with holy images is more complicated than simply a matter of general disapproval of pictorial art. It also gives a more nuanced view of the gradual but inexorable inclusion of iconography in Christian worship spaces. Narrative images were never an evident problem and so were accepted from the beginning. The emergence of saints' portraits in the 4th and early 5th century posed new problems, insofar as these eventually came to be regarded as objects of veneration and a widely accepted component of Christian devotional practice. So yun lang naman, dun lang naman nagkaroon ng problema na later on, no? Kasi nga kaya tinatawag namin yan na accretion. Kasi maraming practices ngayon na nakikita natin na wala naman dati. Kala as, hello, 2,000 years ng Christianity, di ba? So as time went by, as time goes by, mayroong mga practices na unti-unti nadadagdag na wala naman talaga, hindi nila talaga pinapractice nung araw. Like in, yun, sabi nga ni Chemnitz sa kanya examination of the Council of Trent, volume 4, page 131, it is one thing to adore a man, that is to greet him with the duty of a salutation and with the obeisance of politeness and reverence. Okay lang, di ba? May mga Hapon, mga Koreano, di ba? Nagbabaw sila sa tao. Di ba? Nagbabaw sila. Tayo hindi. Shake westernized kasi tayo. Pero yung mga ibang kultura, nagbabaw. So, ito yung sinasabi. But okay lang yun, walang problema. And let me continue. It is another to adore a picture. For that, we should show brotherhood, love, and reverence toward our neighbors. We are taught by examples of scripture. But we are expressly forbidden to adore or to greet images. So, ang point lang naman, again, is merong danger talaga. So, whether we agree, we disagree, we have to recognize that there is a danger and nakikita na natin yan sa ating, dito sa atin, ano? And other nations with similar culture sa atin na may danger talaga na whether they know it or not, whether they like it or not, nagiging pagsamba na yung kanilang ginagawa at yung treatment dun sa images. Na, I mean, meron nga, mga tito ko dati, meron sila, alam niyo, maliit na Santo Niño na ganyan, na parang pocket size. Yes, yes. Yung iba, ginagawa nilang parang anting-anting, di ba? Parang good luck charm. Nagiging occult na. So, hindi natin kasi makontrol eh. Although yun na, I agree naman talaga, sabi nga ni Brother Dren. I agree naman talaga na images per se, walang problema dyan.
hindi yan violation. Teka, ah, baka may mga nalilito nga pala sa atin kasi nagsasalita tayo, bro. Sinasabi mo first commandment, sinasabi ko second commandment. Baka nalilito na yung mga nakikinig o makikinig sa atin. Di ba? I think we should define that or clarify kung ano, what we mean by it. Kasi kung maririnig yung mga Protestants and most evangelicals, we call it second commandment violation. Pero sa Catholic, di ba sa inyo, sabi ni Brother Wayne, first commandment naman siya. Kasi actually, magkaiba yung Ten Commandments natin. Hindi naman dahil iba talaga yung Ten Commandments, kumbaga iba lang yung numbering. Like, kasi sa Catholic ang sinusunod is, ito, marami hindi nakakaalam nito, Deuteronomy 5. Di ba may enumeration at may Ten Commandments sa Exodus 20, di ba? Tapos meron, inulit yung Ten Commandments sa Deuteronomy 5. In fact, that's what Deuteronomy means. Deutero means second, nomos means law, the second reading of the law. So, yung sa, kung babasahin natin yung sa Deuteronomy 5, at lalo na yung last commandment, sa Catholic kasi, ang pamakita natin sa mga simbahan is, yung 9 and 10, di ba yung 9, you shall not covet your neighbor's wife, di ba? Yung 10 is you shall not covet your neighbor's goods. Yun yan, di ba? Yun ang alam ng sa mga Catholic, di ba? But for us, we take that as one commandment, the 10th commandment, you shall not covet. Kasi kung babasahin natin yung structure nung sa Exodus chapter 20, tsaka i-compare doon sa Deuteronomy 5, magkaiba sila eh. Tingnan natin yan. Exodus 20, if we go there, let's go to the last one, no? Oh, verse 17. Exodus 20, I'm reading from the Legacy Standard Bible, which is now one of the most literal versions in existence. So you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male slave, or his female slave, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. So now, in fact, in una, before binanggit yung wife, binanggit yung house. Pero kung compare natin sa Deuteronomy chapter 5, which is another recitation of the Ten Commandments, yan. Punta tayo ng verse 21, makikita natin difference dyan. Inuna yung wife. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, or his male slave, or his female slave, his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. So, di ba, mapansin natin, magkaiba yung order nung enumeration sa Exodus 20 verse 17 as sa Deuteronomy chapter 5 verse 21. So, evangelicals use Exodus chapter 20 as a basis for the Ten Commandments, while Catholics, Roman Catholics, more often than not, use Deuteronomy chapter 5. Kaya nakikita natin, let's split yung 9 and 10th commandments, or yung 10th commandment rather, to 9 and 10. You shall not covet your neighbor's wife, tapos you shall not covet your neighbor's goods. But in our enumeration, it's just you shall not covet anything of your neighbor's wife, goods, whatever, etc. And bakit naging 10? Bakit 10 pa rin siya? Kasi we consider na yung... Saan yan? Sobrang anak ng turn ng page. We consider yung first commandment ng Catholic na ginagamit as first and second commandment. So the first commandment sa amin, the first commandment is verse 3. You shall have no other gods before me. And the second commandment is you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water underneath. You shall not worship them or serve them, for I, Yahweh your God, am a jealous God. Visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. So yun lang for us, that's the second commandment. Kaya makikita natin yung mga pagkakita niya sa mga Presbyterians, sa mga Protestants, nilalagay na 2CV or second commandment violation. So I think yeah, that's important na malaman ng ating viewers, kasi para hindi sila nalilito. Hindi nila alam na magkaiba yung numbering natin ng Ten Commandments eh.
kung titingnan natin yung mga books na isinulat ng mga nag-aral ng Biblical Hebrew, example yung nasa aklat na Year Through the Torah at saka sa mga websites ng mga Hudyo o mga halimbawa isa yung mga website ng Jewish people, makikita mo doon na sa kanilang Ten Commandments walang nakalagay doon na wag kang, kung sa atin sa Tagalog, wag kang gagawa ng Diyosan. Ang nakasulat lang doon, doon sa First Commandment ay wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Kaya merong mga sinasabi nila na hindi tayo daw naging honest sa ating Ten Commandments, tayong mga Katoliko, dahil hindi natin daw nilagay yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan doon sa Ten Commandments. So parang binawasan daw natin. Hindi po yung totoo, kasi pagtitingnan po natin, bakit ganon ang makikita natin kadalasan doon sa mga aklat na isinulat ng mga nag-aral ng Biblical Hebrew sa mga dalubhasa sa Biblical Hebrew? Kasi po, yung sa Hebrew text naman kasi ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at saka yung sa Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 9, tiningnan ko kasi sa Hebrew Bible, pareho lang naman sila ng text. So, bakit ko nasabi na yung pag ako ang tinanong niyan, bakit hindi na kailangang ilagay yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan doon sa Ten Commandments? Kasi yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at saka yung Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 9, yun ay tumutukoy sa iisang utos lamang. Yung sa First Commandment ng Catholic Church, kasi kung titingnan mo yun sa Hebrew grammar, no? Kasi hindi ko na pupuntahan yung ibang mga doon sa Ten Commandments kasi yung topic natin ay tungkol lang sa mga imahen, no? Or sa mga diyos-diyosan. Doon kasi kung titingnan natin, no? Ulitin ko, sinabi ko na dito kanina, no? Sa verse 3 ng Exodus chapter 20, verse 3 or sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, sinasabi doon, "Lo yeye lecha Elohim achirim alpanai." Tapos sa verse 4 ng Exodus chapter 20 verse 4 or Deuteronomy chapter 5 verse 8, "Lo taase lakha pisil." And then doon sa verse 5 ng Exodus chapter 20 verse 5 at saka Deuteronomy chapter 5 verse 9, "Lo testa habil lahim." So may pareho sila. Although mayroong mga tatlong lo doon, no, no, na wag kang sa verse 3 ng Exodus chapter 20 verse 3, wag kang magkakaroon. Verse 4 Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa. Tapos Exodus chapter 20 verse 5, huwag kang sasamba. Sa Hebrew grammar po kasi pag tinignan po natin, kasi ito nga sabi ko nga hindi enough yung paggamit lamang ng lexicon, hindi enough yung paggamit ng interlinear. Sa pag-analyze kasi ng text, dapat meron tayong background, maunawaan natin yung grammar ng original text. So, hindi pwedeng i-separate yung nasa verse 3 doon sa verse 5. Kasi po, sa Hebrew grammar, sa pag-analyze, yung "lo testa habil lahim" sa verse 5 ng Exodus chapter 20 na "wag kang sasamba", meron kasi siyang antecedent sa verse 3, yung "Elohim achirim" or "other gods". Kaya para sa akin, nilagay yon ng Catholic Church na isang commandment lang, kasi sa Hebrew grammar, hindi mo pwedeng i-separate yon. Yan. Yan lang masasabi ko. Pero ito sa akin, hindi masyadong issue yung first and second commandment. At talagang magiging issue dyan is yung last commandment. Kasi doon nagkakaroon ng... Doon talaga may difference eh. Kasi yung in Deuteronomy and Exodus, di ba? Pareho lang naman yung text talaga. Doon sa... ng first and second... First or either first and second or first commandment lang siya, no? Kung sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 and 7, 8, 9, 10. 7 to 10. Oh, that, kung isasama mo yung 7, kung 7 to 10 yan, so that can, sa Catholic, is taken as one commandment. Sa amin, hindi sa mga Protestants, hindi split siya sa dalawa. Pero actually, di naman, for me, that's, di naman talaga yung issue. Ang mas nagiging problema, yung huli. Kasi doon may difference yung text ng Exodus 20 sa Deuteronomy, di ba? Yung sa coveting. Yun talaga may, yun ang lumalabas na may differences. Like sa Exodus, inuna yung, teka, nawala. Nauna yung house bago yung wife.
Tapos may tumubas, tapos binanggit yung ibang mga things, no? Diba? Yung male slave, female slave, ox, donkey, etc., etc. Tapos pag tinignan naman sa Deuteronomy chapter 5 verse 21, nauna yung wife. Wala rin sa akin ngayon yung BHS ko nandun malayo. So hindi ko rin actually ma-check yung Hebrew. Pero kung meron kang Hebrew dyan, ano bang nakalagay sa Hebrew, Brother Dwayne? Although hindi naman ito yung topic natin, wala, siguro wala, para lamaintindi. Wala ako ditong dalang teksto kasi nakafocus yung topic natin sa images. So, I think kukulangin ang oras natin pag diniscuss. Oo nga, may lakad nga rin ako kasi may meeting ako sa Coast Guard. Pero anyway, ang point ko lang naman, kaya ako binanggit yun, is para lang hindi malito yung mga tao. Yun lang okay. Naman point. Okay. Hindi naman natin pinagtatalunan kung ano kanina ba talaga yung tamang, mas tamang order ng Ten Commandments. Hindi naman yun na-issue. Kaya ako lang siya binanggit kasi baka nalilito yung ibang tao sa mga nakakarinig sa atin. Sinatawag mo siyang First Commandment, tinatawag mo Second Commandment. So baka nalilito na yung mga tao. Maganda na, mention mo yan para for educational purposes na rin. Oo, di ba? Para alam na lang nila, para yung baka nalilito na sila. Ano ba? First Commandment o Second Commandment? Sabi niya sa First, sabi niya sa Second, ano ba talaga, kuya? Diba? So, baka malito sila. Kaya ako binanggit yun. But of course, it's a, ano na yan, textual issue na yan. Yan naman. Anyway, ito, nakita ko na yung Hebrew sa phone ko, pero huwag na natin pag-usapan ngayon. Tayo na lang, no? Curious lang ako. Pag nagdadasal kayo nakapikit, may na-imagine ba kayo? May nakikita kayong, kasi di ba, tayong mga tao, may minsan may na-imagine, may visual. Ano yung nakikita yung image ni Christ? May ganun ba? Actually, wala. Kasi we pray to the Father. We pray to the Father through Christ. Mm-hmm. So, we should not even imagine God the Father na may image. Kasi yun talagang no-no yun eh. Kasi walang image God the Father eh. Diba? Mm-hmm. He was never depicted. Never siya nagkatawang tao. So, wala talaga. It's just blank. We cannot imagine. We cannot even dare imagine na anong itsura ng God the Father. Mm-hmm. Si Jesus pwede pa, diba? Kahit pa paano pwede pa. But most of the time kasi, we pray to the Father in the name of Jesus or through Jesus Christ. Kasi nung tinuro ni Jesus, eh, di ba, yung sa prayer niya, sa Lord's Prayer, di ba, we pray to the Father, tapos sabi rin niya, John 14:6, di ba, I am the way, the truth, the life, no one comes to the Father except through me. Tapos yung, yun, even sa examples, no? Parang exception lang talaga na makikita lang natin sa Bible na may taong nagdasal kay Jesus is si Stephen eh. Di ba nung babatayin siya, nung Jesus stoned to death na siya. Parang sa pagkakaalala ko, that was the only instance na makikita natin sa New Testament na may taong nagdasal kay Jesus. Hindi kasama yung pag-ikipag-usap ni Paul, ha? Doon sa Acts 9 at ni Jesus Christ. Hindi, iba yun. Kasi yan talaga, this conversation talaga yun eh. So, pero yung prayer, di ba, I think kay Stephen lang nangyari yun eh. Yun lang yung example na makikita natin sa New Testament on that. But again, those are normal issue yung mga yan. At kung meron kang positive na natutunan mula sa mga Katoliko para maging malawak ang iyong kalaman, tungkol sa Imay, ano ito, attorney? Basically, wala naman kasi, hindi naman talaga kasi kami nagdi-disagree eh. Diba? I totally agree with the official, at least the official, ano, the official position na, ako, and as I've said in the beginning of our discussion, marami rin magdi-disagree sa akin ng mga evangelicals at Protestants kasi iba ang view ko pagdating sa images ng iba na eh. Sa akin talaga, okay lang yan na mag-exist. Okay lang nandyan yan. Ang difference lang is, wag lang dasalan, wag gawing object or focus of worship and of prayer kasi delikado. There's always that danger na hindi na kahit yung tao mismo, hindi na niya alam, ay pagsamba na pala yung ginagawa niya. So yun lang naman yung, but as far as the official, doing sa CCC, as far as the official teaching of the Roman Catholic Church is concerned, na hindi dapat sinasamba yan, wala naman akong issue doon. Hindi naman ako. I totally agree. Siguro one aspect that I would just disagree with is yung distinction between adoration and veneration. Kasi that distinction, again, is not found in the New Testament, first. And secondly, we cannot
see that. We cannot really distinguish it pag nakita natin. Kasi they look exactly the same. At mismo, madalas, yung tao mismo gumagawa, hindi niya alam. Hindi niya alam kung pagsamba na may ginagawa ko o veneration ba to, adoration. Siya mismo hindi niya alam. So, yun lang. Yun lang naman. Pero all others, naman problema doon. Oo. Hmm. Meron nga akong somewhere, no? Wala, meron ako ditong somewhere. Parang stampita o card nung Divine Mercy. Nandito. So, hindi ka katulad pang pastor allergic sa mga image. hindi. Wala namang ano yan eh. Wala namang... Hindi. Dati, ganun ako. Dati. When I was newly converted and hindi pa masyadong nakapag-aral, ganun ako noon. Siyempre, ra-ra-ra. Diba? Pero, as we get more educated, become more educated and informed, I realized na hindi naman siya absolutely banned ng Bible. Kumbaga, meron lang certain conditions that would make it idolatrous. Mm. But in and of itself, the images are not idols. Yeah. Siguro mabilis lang na question. Ano masasabi mo sa mga pastor na binabasag yung mga sacred image? Sa akin, kung kanila yon, okay. Kung sila may ari nun, bahala sila sa buhay nila. Kanila yun eh. Diba? Okay. They can do it. Nasa batas yan, diba? You have rights to of ownership yan. Use otendi, use apotendi, use posidendi, use possessionis. Diba? Lahat yan. Mm. Rights of ownership. Right to abuse. Use abutendi. Mm. They have use disponendi. Right to dispose. Andun yan eh. Pero kung iba may ari nun, babasagin nila. Medyo kabastusan yan. Hindi tama yan. Diba? Kasi hindi naman kanila yan. Bakit nila papakialaman? Now, of course, my personal view on that is overreaction. O ayun. Hindi naman kailangan. Siyempre, para sa akin, disrespectful yun. Hindi naman kailangan. Pero, bahala sila sa buhay nila. Kung yun ang conviction nila, yun ang conscience nila, bahala sila. For me, they are neither sinning nor either way, they are not sinning. Yan. Basagin nila, hindi nila basagin. Hindi naman kasalanan yan. Kasalanan lang yan. Kung hindi kanila yun, kinuha nila, ninakaw nila, pinasok nila. It's not just a sin, it is a crime. Diba? So, yun. And Brother Dwayne, kung meron kang positive na natutunan sa mga Protestante para maging malaw. Siguro bago ko sagutin yan, kasi dapat maliwanag to eh. Kasi yung kadalasan na ginajudge palagi, kapag lumuluhod yung tao, kasi kanina ilang beses din ito na mention ni Attorney, yung pagluhod no, sa harap ng tao or hindi tunay na Diyos or let's say yung mga imahen no ay automatically yun ay pagsamba. So ako I disagree kasi kung titingnan natin yung Exodus chapter 20 verse 5 yung madalas ginagamit no yung Hebrew word doon na lo testahabi lahim, huwag kang sasamba sa kanila. Yung word kasi na testahabi ay yun ay katulad nung Hebrew word na nakasulat sa Psalm chapter 95 verse 6 na sa translation ay let us worship. Nasa ano kasi ito eh, nasa first person cohortative yung nestahabe while yung testahabe nasa second person kuman. So kapag lumuhod ka talaga doon, tao man yon or larawan or rebulto na may intention talaga na pagsamba, yun ay idolatry. Napuntahan ko yung pagpatapatirapa ng alagad ng Diyos na si Josue or si Joshua doon sa Joshua chapter 7 verse 6 na ginagamit ng madalas ng mga Catholic apologists kung saan nagpatira pa si Joshua doon sa harap mismo ng Ark of the Covenant na may larawan ng mga keruben, yung pinagawa ng Diyos sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20. Ang sabi doon ay Vayipol al panab left ni Aaron Adonai, no? Sabi ng iba, yun daw ay sabi na doon sa chapter 7 verse 10. Sabi noon is, "Get up, why have you fallen upon your face?" O pinatayo siya ng Diyos kasi daw lumuhod or nagpatirapa siya doon sa harap ng imahen.
of course, titingnan natin kahit pa nagpatera pa siya doon sa harap ng kaban ng tipan. Pero doon sa verse 7, sa Joshua chapter 7, verse 7, ang nakasulat sa Hebrew is Vayomer Yehoshua Aha Adonai Elohim. Ibig sabihin, yung kanyang prayer mismo, kahit pa nagpatera pa siya doon sa harap ng imahin, naka-address ito sa tunay na Diyos. Kaya hindi pwedeng husgahan o hatulan yung mga Katoliko na kahit pa nakaharap sila doon sa imahin, yung kanilang prayer mismo ay naka-address sa tunay na Diyos. And of course, ulitin ko, sabi ni Atty. Nakadepende din yun sa intention, hindi mo pwedeng hatulan yun kasi hindi mo naman nakikita yung laman ng puso at isip ng tao. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, siya lang nakikita ng puso ng tao. No? Ngayon, pupuntahan ko yung sinasabi ng iba na pinatayo daw si Josue ng Diyos dahil nagpatera pa siya doon sa Ark of the Covenant na may larawan ng mga larawan ng cherubim at yun daw ay lumalabag doon sa Exodus chapter 20 verse 5. Now, dalawang bagay ang masasabi ko dito. Wala pong biblical commentary na nagsasabi or kahit sa paning ng mga Protestant biblical scholars na yun ang dahilan or reason kung bakit pinatayo siya ng Panginoong Diyos dahil doon nagpatera pa siya dahil sa imahin. Ibang reason kung bakit pinatayo siya ng Panginoong Diyos. Kasi doon sa verse 10 sa Hebrew no, ang nakasulat kasi doon ay kumlach lamase ata nofel alpanika, no? Doon sabi ko nga kanina, get up, why have you fallen upon your face? Kung ang ibig sabihin ng Diyos, kasi ang Diyos doon eh, sa original text, no, sa Hebrew kasi nakasulat, kung ang dahilan kung bakit pinatayo siya ng Diyos dahil doon sa pagpatera pa niya sa harap ng larawan, isa nang yung nakalagay, meron doon nagdag na left ni Aaron, no? Ibig sabihin, sabi doon eh, kumlak lamase ata nofel alpanika left ni Aaron. Ayan, yun sana ang nakalagay eh. Now, sa New Testament, binanggit din kanina ni Attorney yung sinasabi na meron doon sa na nagpatera pa sa harap ni Silas at saka ni Apostle Paul. Actually, although kahit hindi naman natin doon mababasa talaga word for word yung veneration at saka yung veneration, limbawa, yung nakasulat sa Acts chapter 10 verse 25, no? Na nagpatera pa si Cornelio sa harap ni Apostle Peter, na binatayo siya. Kasi yung Greek word na nakasulat doon ay prosekonisin na nasa ano siya po eh, third person active aorist indicative. No? Ang ibig sabihin, yung intention talaga ng pagpatera pa or pagluhod mismo ni Cornelio sa harapan ni Peter is para sambahin siya. No? Now, yun naman doon ang nangyari doon sa Acts chapter 16 verses 29 to 30, yung jail guard, no? Nagpatera pa siya sa harap ni Silas at saka ni Apostle Paul, yung ginamit sa Greek is prosipisin, no? Nasa aorist tense siya. Para sa mga biblical scholars, yung pagpatera pa niya hindi para sambahin. Kaya hindi siya pinatayo ni Apostle Paul at saka ni Silas katulad nung ginawa ni Apostle Peter sa kay Cornelius kasi hindi naman ang intention niya ay para sumamba kundi humingi ng tulong. Para doon sa mga, kahit yung mga Protestant biblical scholars, para sa kanila yung intention kasi doon, no, na nalala ko yung interpretation ni may isang Protestant biblical scholar na nagsulat ng apokrypha, no. Ang ibig niya doon tinutukoy niya doon ay lumuhod siya para humingi ng tulong, no. Of course, kung makikita natin, may paggalang siya doon sa dalawa. Hindi man nakalagay yung veneration o yung ibig sabihin ng paggalang, pero makikita mo doon na hindi talaga sumamba. Hindi siya pinatayo eh. Now, halimbawa, balikan natin ulit. Hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Katulad ng nangyari sa Revelation chapter 22 verses 8 to 9, lumuhod mismo si Juan sa harap ng anghel at pinatayo siya ng anghel kasi yung intention ng pagluhod niya is para sambahin yung anghel. Sa Greek is proskonisai, nasa aorist act
active infinitive. So ibig sabihin, yun ay hindi para lang kasi sa Diyos yung pagsamba. So yung intention ng pagluhod niya is pagsamba. Now, doon sa meron namang situation nangyari sa Old Testament, doon sa Genesis chapter 19 verse 1, ay nagpatera pa si ano si Lot doon sa mga anghel, no? Sa Hebrew, yun ay yes taho, no? Nag-bow down siya, pero hindi naman siya sumamba. So nasa intention yun, nasa intention ng tao kapag lumuhod siya, pero sinamba niya, yun ay bawal, yun ay idolatry. Pero kung lumuhod siya na hindi naman siya sumasamba, so makikita natin na hindi naman kinundra yun nung libawa nung sa ano yung si Silas at saka si Pablo, hindi naman nila pinatayo yung jail guard na katulad ng ginawa ni Apostle Peter doon kay po kay ano kay Cornelius. Nakadepende pa rin yun sa intention ng tao. Ayan. So hindi ibig sabihin lahat ng pagluhod ay pagsamba. Correction lang, no? Actually, hindi ko sinabi. Sabi mo kasi, Broadway, na okay. Sinabi ko automatic na lahat ng pagluhod ay pagsamba. Hindi ko sinabi yun. Ah, hindi po. Sorry po, ito rin yung, ano, yung kinu-quote ko lang kasi naalala ko, kinote mo ka kanina yung si ano si Silas asa kasi Paul. Ayan. Sorry po. Uh-huh. So ano lang, I agree naman. Again, I agree. Wala namang, depende yan sa intention. Wala namang pagtatalo again doon. But ang sinasabi ko, pag nakita natin yung context niyan, na totoo lang, in reality nga, in practice, iba yan, pag-usapan natin academically, pag-usapan natin yan textually, gumamit ka pa ng isang damakmak na Hebrew at Greek dyan, mag-textual criticism pa tayo dito maghapon magdamag. Okay yan, I agree, 100%. No? Kaya alay na, hindi natin nakikita talaga yung mismo intention ng tao. Okay. At kahit yung tao mismo na gumagawa nun, maaaring siya mismo hindi niya alam yung thin red line that separates worship or adoration from veneration. Yun lang naman yung amin doon eh, na danger, may danger. Kasi marami tayong pwedeng pag-usapan kahit naman sa ibang topic, hindi lang sa scripture, no? Na in theory, ganito. In theory, ito yan, in tama. Pero pagdating sa actual practice and application, naiiba eh. Pwedeng more often than not, naiiba. So, yun lang naman yung amen. Kaya lang, anyway, kailangan kasi meron ako, pumunta pa ako Las Piñas. Yes. Sagot ko lang, Brother Adrian, yung sabi mo kung natutunan ko sa Protestant, mga Protestants. Actually, sa nakikita ko sa pag-study ni attorney, hindi lang kay attorney, maging sa mga Protestant biblical scholars, ito kasi ang dapat nating matutunan. Hindi lamang sa mga Protestant, maging sa ibang mga Katoliko din. Na sa pagbabasa kasi ng Bible, wala akong problema doon sa tinatawag na prop texting. No? Ang delikado lang sa prop texting, pag hindi natin alam yung context. No? Mag-out of context tayo, doon sa tinatawag na historical at saka literary context. Napaka-importante na. Kasi sabi ng iba, some say just read the Bible and you will already understand the meaning of the verses. Is it just as simple as that? Parang ganun lang kadali. At tapos, and then, nakikita ko at na-learn ko rin sa mga Protestant biblical scholars kasi meron ako mga iba't ibang aklat or commentaries na katulad ng mga Catholic biblical scholars, napakahalaga sila sa kanila, hindi lamang ang context, maging yung balikan yung original text mismo. Doon sa An Introduction to Biblical Interpretation sa page 349 na sinulat ng mga biblical scholars at sa doon si Dr. Craig Blumberg, napaka-importante na balikan yung original text sa pag-iinterpret ng mga text sa Biblia. Kasi ngayon eh, parang ang dating kasi doon sa iba, pag nagbasa na sila ng Bible, akala nila, parang alam na nila yung lahat. Yan ang pinakasika dyan eh. Oo. So ngayon, natutuwa ako kasi although meron kami ni attorney na pagkakaiba sa ibang mga views, pero natutuwa ako si attorney mismo nagsabi, una, hindi lahat ng images ay idols, no? Agree siya. And of course, sa CCC, of course, mostly, walang problema sa kanya yung mga kinu-quote ko doon na
doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 266, na Diyos lang naman ang na may isang Diyos na may tatlong persona yung sinasamba natin. Hindi tayo, wala na tayong ibang sinasamba. Hindi natin sinasamba si Mama Mary. Hindi natin sinasamba yung mga santo. Hindi natin sinasamba yung mga imahin. At doon sa Catechism 2132 na hindi natin sinasamba yung mga larawan kasi against yun sa first commandment. At of course, yung pinakamaganda na uulitin ko na sinabi ni Attorney, hindi mo pwedeng husgahan yung tao kasi hindi mo naman alam kung ano nasa puso nila. Amen. Siguro, Attorney, last word sa ating mga viewers na nanonood niyan. To my fellow, siguro, ito, nakikita ko ito madalas sa mga reformers, sa mga Presbyterian, and to my fellow evangelicals na lang din, ano, huwag tayo masyado legalistic na lahat na lang, no, image, tatakpan ni Jesus, tatakpan mo, lalagyan mo, sabi mo, second commandment violation yan, ano, hindi lahat, yun na nga, hindi lahat ng images idolatrous. Saka hindi naman problema ko i-depict si Jesus Christ dahil naging tao siya. He was incarnate, naging tao siya eh. Kasabihin nila, hindi bawal i-depict ang Diyos. Yes, in general, that's a general statement, but may exception yan because Jesus became human. May katawang tao siya bilang tao, meron siyang katawang tao, pwede siyang i-drawing, pwede picturean, pwede i-depict, walang problema. Sabihin niyo naman, hindi naman kasi talaga yung itsura niya, walang may alam kung anong tulay na itsura niya. Yes, that may be true. But again, bakit yung ibang images din naman ang ginagamit natin? Sigurado ba tayo na yun mismo itsura nila? Hindi rin naman, di ba? Bakit yan? Okay lang. So sa kalan, let's not be too legalistic when it comes to that. Now, when it comes to using image as some tools for teaching, wala rin problema yon. Siguro kakaproblema lang yan for us if gagamitin siya for worship, for prayer, as an aid. Kasi nga, meron talaga tayong tendency, whether we like it or not, i-deny man o hindi, may official teaching man ang simbahan tungkol dyan o wala, it doesn't matter kasi in reality, in actuality, sa totoong buhay, talagang may tendency ang tao na sumamba. Nasambahin yan. Kaya nga nangyari sa bronze serpent eh. Diba? Eh. Kahit sa Bible may example na ganun. Yun ang sinamba nila. Yung bronze serpent. Kaya pinawasak ni King Hezekiah. Pero yun ang totoo eh. Hindi yan theory. Diba? It's not theory. It's not rules. Kumbaga yan talagang nangyayari sa tunay na buhay. Panoorin lang natin yung mga video sa YouTube ng mga prosesyon ng mga yan, yung Black Nazarene. Tingnan ko, grabe, diba? Parang, yes, di natin mahusgan kung ano nasa puso nila, but nakikita rin natin eh, kung papa yung act, di ba, by their actions. Sabi nga ni Jesus, but you shall know them by their what? Fruits. Yung external acts natin, yung action ng tao, nakikita dun, pwede ma-determine dun kung ano talaga yung intention niya. Kahit sa criminal law eh, kahit sa korte eh, di ba, hindi naman, para ma-convict ang isang tao sa isang crime, kailangan proof beyond reasonable doubt. We must be able to prove malice. Imagine that. You have to prove malice. I mean, paano mo ipoprove ang malice sa korte eh? Sa puso yun eh. Sa utak yun eh. Yung motive, mapoprove. May pwede ka ba maglagay ng hard evidence na may mali siya, di ba? Hindi. But we can prove malice and motive in court through the actions of the person or the accused. So, siguro, ganun din. Yes, hindi natin mahuhusgahan ultimately, infallibly, and conclusively kung ano nasa puso ng taong sumasamba. But based on their actions, we can surmise kung parang, teka, parang iba na to ah. Di ba? Parang medyo pagsamba na yung ginagawa niya. Iba na yun eh. Saka based on the words and actions sa amin, just to be safe, mabuti nang iwasan yun. Yun lang na may amen. Now, meron mga ibang Protestants gumagamit ng images. As I mentioned, Lutherans, Anglicans, di ba? Yung mga Episcopalians. Wala na naman problema dyan. Hindi ako, I'm not an iconoclast. But I'm not an iconodule either. Di ba? Sa akin, neutral lang ako dyan. Basta huwag lang gamitin sa pagsamba. Ngayon, kung sabihin na, hindi naman sinasamba, okay, that's between you and God. If you think na yung ginagawa mo eh, hindi pagsamba, that you're just using it to focus your prayer to the person to whom the image pertains to, sabi nga na CCC, then it's between you and God. Konsensya mo na yan. But for us, to be safe, para clear ang conscience, mas mabuti nang wala. Yun lang naman. Siguro, yeah, I'll end there kasi malilit na ako. Sure. Brother Dwayne, last word. Okay, so
yung mga imahin kasi na pinapasunog o pinapagiba, meron naman talaga niyan sa Bible, yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 12 verse 3 at saka sa Deuteronomy chapter 7 verse 25. Pero kung babalikan natin sa original text, ito ay tumutukoy sa Diyos-Diyosan. Yung The Complete Word Study Dictionary Old Testament na ang isa sa mga authors noon ay si Dr. Eugene Carpenter, isang Protestant Biblical Scholar, tinalakay niya doon yung Hebrew word na puzzle at kinunek niya yun sa Deuteronomy chapter 7 verse 25 at saka Deuteronomy chapter 12 verse 3 na yung pinapawasak doon ay ang mga Diyos-Diyosan. So agree ako, kahit ipawasak, kahit martilyohin, kahit sunugin, basta yon ay imahin ng Diyos-Diyosan or false gods. Ayan. Wala akong tutol doon. Basta yung imahin na yun, Diyos-Diyosan, false gods, sinasamba ng mga tao, eh, okay yun. Pero sa akin naman kasi, since hindi naman sinasamba ng mga Katoliko yung mga imahin, no, at maliwanag ang turo ng simbahan tungkol dyan, I think hindi ito pwedeng ikumpara doon sa mga Diyos-Diyosan. Maraming salamat sa discussion na ito. I hope sa ibang pagkakataon na torne, makapunta ako dyan ng personal sa inyo, makasama ko kayo ni Brad Adrian Milag at makapag-usap tayo doon sa ibang mga topic na pag-uusapan natin next time. Anong Bible pala ang version ng ginagamit mo, atorne? Para sa'yo yung pinaka... Bye-bye, pero ang primary ko is ESV. Ah, okay. Wala tayong pagkikalo dyan. Maganda yan. Maganda yung... LSB din, kasi LSB medyo bago siya. It's an update of the NASB. Okay. Sabi, di ba, ng nila MacArthur ng The Master Seminary. So, ang claim nila, well, at least that's their claim, it's the most literal. Pero sa mga mediating versions, ang ginagamit ko naman is yung Christian Standard Bible, CSB, na optimal equivalence. Kasi wala naman talagang, di ba, as a language expert, hindi naman natin masasalin ng one-to-one yung salita eh. There are really times or places na kailangan natin mag-thought for thought o mag-dynamic. So, maganda siguro, Brad Adrian Milag, discussan namin ni Atty. Mga first week of February. Siguro sa punta ko dyan, yung virginity of Mother Mary. Schedule na. Para malayo, no? Virginity of Mother Mary siguro, yung ano, yung parang, sure, sure. Parang sa table. Yung sa perpetual table na. Perpetual virginity? Oo, perpetual virginity. Wala tayong pagtatanong na dyan, agree ako dun eh. O kaya yung ano, yung repetitive prayers. Para sa purgatory, yung, yan. Pwede rin. Pwede rin. Repetitive prayers, ano, disagree ba kayo dun sa mga paulit-ulit ng panalangin? Hindi rin eh. ito na ang sign na talaga pag iba talaga pag nag-aaral ka ng malalim, no? Hindi ka judgmental. Actually, nagro-rosary ako pero hindi, pero ang ginagamit ko yung Jesus Prayer. Oh, really? So, yung meron kang ganito. Pero kang ganito. Hindi sa bangko. Pero, Adrian, napakaganda nito, no? Hindi mo ito pinagsisihan na tinanggap mo itong... Gulat kayo, no? Or siguro, yung prayers for the dead, pwede natin pag-discussan yun. Ayun. Pwede yun. Hindi ko taray ginagawa yan. Siguro yan. Yeah. First week of February, Brad Adrian, punta ko ng Maynila. Meet ko kayong dalawa. Sige, sabihan mo lang kami. So, sa 25, first week ng February. O, sige, para malayo pa. Alam ko, busy-busy yan si kaibigan, Atty. Terrence. So, ayan, para malayo, mas malayo pa, ayan, sinasabi ko na ipopropose ko. Yes. Sige. Ayan. Okay. Dapat meron kang table dyan, ha? Meron kang table dyan para gawin natin yung parang kay Bart Ehrman at sa kayo. For sure. Madaligaw niya. Saka kape, siyempre. Kailangan may kape. Oo, meron kape dyan. Oo, kape. Tsaka lobster. Pwede. Ako na bahala doon. Ako na magdadala. Walang problema. Abang magdi-discussion, may kinakain, no? Ganun, ha? Baka hindi tayo makadiscuss doon. Kumain na lang, ano? And thank you so much, Attorney, sa mga binhagi mo and Brother Dwayne. So, we hope to see you at mga ka-faith. So, maraming salamat. God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Okay, ingat ka, Attorney, sa lakad. Ikaw din. Ingat, Attorney, ingat. Salamat. So, mga ka-faith, a quick promotion.